By call to order. I would like to acknowledge the presence of our colleague Senator Robin Hood Padilla. Sure. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. And sino online? Members, other members of the Committee on Higher Technical and Vocational Education. Sir. Thank you for attending to this hearing. Good morning sa iyo lahat uli, Sir Popoy De Vera, sir. Thank you for coming. And also, Secretary Galvez, sir. Thank you for personally attending this hearing. Para hindi na mamalasin sa akin si Yusik Gakal. Isabi kasi, sir, kung ito. Yung upper class sana, upper class, underclass. Today's proceeding is a continuation of the hearing we had regarding ROTC bills. Now, may I please request Committee Secretary to recognize the guest and the resource persons present today. Thank you, sir. We would like to recognize the presence of the following. From the Department of Education, we have Director Samuel Sullivan. Thank you, sir. From the Department of Justice, we have State Council Attorney Nancy G. Lozano. Morning, ma'am. From the Department of National Defense, we have OIC Secretary Carlito Galvez Jr. Morning, sir. We have Yusek Angelito M. De Leon. Morning, sir. We also have Yusek Franco Nemesio M. Gakal. Thank you, sir. From the Department of Justice, we have Attorney Michael Aaron Gakutan, sir, at the far right, sir, DOF. From the Department of Budget and Management, we have Attorney Carlos Borja. Morning, sir. From the Civil Service Commission, we have Attorney Christian Don Molina. Good morning, Your Honors. From the National Youth Commission, we have Undersecretary Ronald Giancarlo Cardema. Morning, sir. From the Commission on Higher Education, we have Chairperson Prospero De Vera, the third. Morning, sir. From the TESDA, we have Attorney Joyce Balong. Good morning, Your Honors. Morning, ma'am. From the Armed Forces of the Philippines, we have Colonel Ronald Jess S. Alcudia. From the CEAP, or Catholic Educators Association of the Philippines, we have Ms. Charina Claustro. From the University of the Philippines Vanguard Incorporated, we have Vanguard Guido Delgado. Morning, sir. From the NARAA, or National ROTC Alumni Association, we have Major General Marlo Salazar. Morning, sir. We have Brigadier General Virgilio Garcia. Morning, sir. We have Brigadier General Quirino S. Calonso. Morning, sir. We have retired Brigadier General Rolando R. Rodil, former commander of the AFRESCOM. Morning, sir. From the from J9, the Deputy Chief of Staff for Reservists and Retiree Affairs, Major General Romulo A. Manuel. Morning, sir. Sino sabi mo kayo na? AFRESCOM? AFRESCOM, si Sir Rodil, sir. Ah, a reformer. Former, sir. Former you, commander. Yung current, hindi mo inibitahan? Andiyan. Hindi mo isindi. Okay. Yes, sir. We also have Governor Nilo Demere from Dinagat Island. From Akbayan Youth, we have Mr. Justin Rafael Luis Balane. From the Student Council Alliance of the Philippines, we have Mr. Ken Paulo
Gilo. Yan. We also have Cadet First Class Medela Divina and Cadet First Class John Las Piñas. We have from Cavite, Honorable Angie Carriaso. Morning, ma'am. And Honorable Michael Joshua Magno. Kawagawad, sir. Morning, sir. Sir, we also, for information, sir, we also have invited the Executive Director of the Youth Works Philippines, 2030 Youth Force of the Philippines, ASEAN Youth Engagement Summit Organization, Virtualahan, Core Philippines, Asia Pacific Youth Exchange Manila, and also the ADB Youth for Asia, sir. Thank you, sir. Andyan sila, lahat? Walang confirmation? Thank you. Salamat, Kumsek. Again, good morning, everyone. Salamat sa inyong pagdating. And I hope matatapos nating hearing na ito today. Hopefully, ma-finalize natin lahat at the committee level before we can proceed with our sponsorship to the plenary para sa ating committee report. During our last hearing, we have discussed the following among others. Coverage of the ROTC training, which will now be limited to students who will be enrolled to at least 2-year course or program, while those enrolled in a shorter period will undergo alternative or specialized programs. Some of the critical requirements of the AFP to implement the ROTC program, such as manpower and logistic needs. The issue of double registration for those who completed the ROTC program, which will no longer include in our draft bill. And incentives we propose to provide for those who will be taking the program. For today, we are here to further know of the data and requirements needed to polish this ROTC bill, such as funding requirements of DND to ensure effective implementation of the program, including the cost of free uniform for the students and other incentives that they will recommend. Total number of personnel, instructors needed per higher education institution. Role of the HEI in implementing the program. Ito ay napaka-importante para maklaro natin ito. And lastly, we would like to hear other proposals and recommendations to guarantee the achievement of our objectives in mandating the ROTC program for students in higher education institutions. I look forward to everyone's positions, comments, and suggestions so we can further improve our ROTC bill. At saka, pakinggan rin natin yung mga youth na somehow ay nag-uupo sa ROTC. That is why lahat ng youth organizations na pwede natin imbitahan ay inimbitahan po natin. And we will hear from them this morning. Again, maraming salamat po. Before we start our discussion, I would like to inform that our hearing today will end at 12 noon as we have a scheduled ocular inspection and walkthrough of the Air Traffic Management Center at CAAP's office this afternoon. So, bilis-bilis na natin konti. And again, thank you. And I would like to yield the floor to Senator Robin Hood Padilla for you don't have walang opening statement. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. We also would like to acknowledge the presence of ASEC Eric Lawrence D. DND. Okay. Kailangan po bang wala, okay. Now, from here, I would like to yield the floor to Mr. Justin
Rafael Luis Balani, the chairperson of Akbayan Youth. Thank you, ha? Thank you. Thank you for coming, ha? Salamat, salamat. Maraming salamat din po. Daghang salamat. May buntag to our chairperson, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, to our Senate staff, members of the media, and our fellow resource persons. Good morning po. Dahil malapit na po yung Valentine's Day, naniniwala po kami na may iba't ibang paraan ang mga kabataan na magpakita ng pagmamahal nila sa ating bayan. May ilan na pinipili maging reserve officers para tumulong sa mga kababayan natin kung may sakuna. May ilan po na pinipiling mag-community service para tulungan ang mga pamilya sa mga barangay na tugunan ang kanilang mga pangangailangan. May ilan din po na pinipiling magturo ng mga bata at matatanda na hindi marunong magbasa para umunlad ang buhay nila. Kaya kung ano man po ang pinili ng mga mag-aaral po natin, ito man ay ROTC, ito man po ay Civic Welfare Training Service or Literacy Training Service, lahat po yan ay forma ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan. Kailangan ay malayang makapagpili ang ating mga kabataan kung paano nila gustong pagsilbihan ang ating inang bayan. Kaya po sa panukalang gawing mandatory ang ROTC, naniniwala po kami na nawawala ang kalayaan ng ating mga kabataan na piliin ang programa para tumulong sa bansa na nanarapat sa talento nila. Sa unang version ng bill, special courses na lamang po ang community service at literacy training para sa mga exempted sa ROTC. Alam po natin, nakikita po natin ang rason ng ibang mga bansa na nasa gyera kung bakit may military training sa kanilang mga sibilyan. Ngayon po, ang Pilipinas ay wala sa gyera. Kahit sa ating pagdepensa ng ating karapatang mamuhay sa West Philippine Sea, hindi gyera ang naging susi. Sawagin natin sa Hague Tribunal. Ang pangulo na natin mismo, si Ginoong Marcos, ang umamin sa Davos na hindi military solutions ang magiging approach sa China sa West Philippine Sea. Naniniwala po kami, Mr. Chair, para masiguro natin ang kinabukasan natin ay ligtas, mahalaga na palawigin natin ang konsepto ng ating seguridad. Dahil ang pundasyon ng peace, order at justice ay ang economic security ng mga tao, ang health security na alam po natin ay naging vulnerable sa panahon ng pandemya, at ang security sa mga mamamayang may kaalaman sa pagbasa at sa agham. Ito ay mga elemento ng security na hindi lamang matutugunan ng ROTC kung hindi ng malawak din na programa ng NSDP. Kasama po doon yung LTS, CWTS at iba pa. Kaya po ang mukahin namin sa halip na gawing mandatory ang ROTC ay i-extend pa natin ang programa ng NSDP. Ito po ang ilan sa mga programa at issue na matutugunan sa rekomendasyon na ito. Una, mahalaga po sa seguridad ng bayan na ligtas mula sa disinformation wars ang kanilang mga mamamayan. Ayon sa pag-aaral ng PISA, madaling biktima ng fake news ang mga kabataang Pilipino. Ayon din sa datos ng World Bank, 9 out of 10 na mga Pilipinong nasa edad na 10 sa bansa natin ay hindi marunong magbasa o mag-intindi ng binabasa nila. Maging malaking tulong po ang NSDP Literacy Training Service dito para turuan ang mga bata na magbasa. Imagine po natin kung kahit kalahati lang sa 3 milyong mga higher education students ngayon ang makapagturo ng reading sa mga kabataan, malaking tulong na po iyan para maiangat ang ating literacy rates. Pangalawa po, mahalaga sa seguridad ng bansa ang cybersecurity, ang data science at ang technology. Sa bansa po natin ngayon, Mr. Chair, 5% lang po ang science and technology graduates sa ating workforce. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, kulelat ang ating bansa pagdating sa bilang ng research scientists sa buong ASEAN. Sa halip po na mag-implement ng ROTC ang ating TechVox schools, pwede po natin pondohan ang TESDA na mag-expand pa ng mga programa sa data science, sa information and communications technology, at iba pa. Pangatlo po, mahalaga sa seguridad ng bansa ang kalusugan at kaligtasan mula sa sakit. Nakita natin ang epekto ng pandemya at kung paano nito pinahina ang ating ekonomiya at nagdulot ng pagkamatay ng libo-libo sa atin sa COVID-19.
Ngayon po, sabi ng DOH ay may shortage tayo ng 160,000 nurses. Malaking tulong kung kasama sa NSTP ang emergency life support, ang basic medical and nutritional skills na pwede immobilize sa panahon ng sakuna o ng health crisis. Panghuli po, ako po isang proud na NSTP graduate at katulad niyo po, Chair, ako po ay tubong Mindanao. At naranasan ko po ang hugupit ng Bagyong Sendong noong 2011 sa Cagayan de Oro. So sa gitna ng isang linggong walang tubig, walang kuryente at walang kasiguraduhan, malaking tulong po ang mga rescuers at relief efforts noon. Sa NSTP ko po nakuha ang skills ng pakikipagkapwa at pagiging maagap sa tulong at serbisyo sa mga nasa laylayan. Nagamit ko po itong mga kasanayan sa pagtulong ng mga nasalantang kababayan sa Typhoon Yolanda, sa Typhoon Ulysses, at sa Typhoon Odette bilang isang volunteer ng relief and rehab operations. Kaya po, mahalaga na mapadami pa natin ang programa ng NSTP. Sa gayon ay, malaya makapagpili ang mga kabataan natin kung paano tumulong sa kapwa. Daghang salamat po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Justin Rafael Luis Balane. At napakaganda po yung mga sinabi mo. Ako po yung humahanga sa iyong mga ideya. Maraming salamat. From here, Mr. Ken Paulo Hilo, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Student Council Alliance of the Philippines. Yes po. You have the floor. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Mr. Senator Bato, Senator Robin, members of the committee, public servants, ladies and gentlemen, and non-binary friends. Ako po si Ken Paulo Hilo mula sa Bacolod City, ang pambansang taga-pangulo ng Student Council Alliance of the Philippines. Ito po yung pinakamalawak na pormasyon ng mga student council, student organizations, and student political parties and individual leaders sa buong bansa. At yung nilalayon po namin ay mag-organisa at magsanay ng mga student leaders at students na maging namanguna no, sa pag-push ng mga reforma na kailangan natin sa education sector bilang nire-recognize natin na bilang estudyante, tayo din yung nakikita yung mga problema. Kasi nakikita namin ito at na-experience on a daily basis. Nung previous committee hearings po, nakita ko na proud yung mga members at nagsistart lahat ng speech sa ako po ay graduate ng ROTC batch, ganito, ganyan. Gusto ko din pong sabihin, ako po ay graduate ng scout. Ako po ay isang Eagle Scout at nag-spend ako ng 7 years on scouting. At I understand, and yung Student Council Alliance of the Philippines po ay kinikilala ang kahalagahan ng mga layuning itinakda ng panukalang batas na pagyamanin ang pagkamakabayan at nasyonalismo. Gayun pa man, Mr. Chair, naniniwala po kami na mahalagang tignan ang realidad ng sistema ng edukasyon natin ngayon mula sa mahigit 2 taong nasa pandemya tayo. Ang unang konteksto po, Mr. Chair, ay ang ating edukasyon ngayon sa Pilipinas ay nasa krisis. Kinilala na po ito na maging ng ating Department of Education at ni Vice President Sara Duterte. Pinakita din ito ni Senate Basic Education Committee Chair, Senator Win Gatchalian, sa mga previous committee hearings. Pinisent niya na 1.4 milyong estudyante ang na-drop out sa ating sistema, na mababa ang kasanayan ng ating mga senior high school students sa critical na pag-iisip, kaalaman sa impormasyon at problem solving. Ang Pilipinas din po ay may 90% learning poverty, gaya ng sinabi ni kasamang Justin, na yung mga may 10 taong gulang ay hindi pa rin marunong magbasa. Ito ay ilan lamang po sa mga indikasyon na nasa krisis po ang ating education sector at nangangailangan po ito ng atensyon at pondo. At ito po yung pangalawang konteksto ko, Mr. Chair, na lumabas na po sa mga nakaraang committee hearings na marami po yung concern patungkol sa pondo. Ang ating Department of National Defense po, for example, ay naghahaing na kailangan ng malaking resources or enormous amount of resources for this program. Kasama din po sa consensus bill, if I'm not mistaken, ang ibang ahensya ay optional lamang yung ROTC at hindi mandatory. Yung PAPSCO po, or Philippine Association of Private Schools, Colleges and Universities, ay nagsabi din na 1,700 out of 1,900 ay ng higher educational institutions ay private. And most of them, not all of them are able to fund the mandatory ROTC program, but they can't support their students. Pwede rin po nating sabihin, Mr. Chair, na mahahanapan po ng pondo. Mahahanapan ng Senado ng pondo. But if that's the case, Mr. Chair, it got me thinking, or it got SCAP thinking, na meron po pala tayong capacity or pondo.
If ganun po, yung suggestion po ng Student Council Alliance of the Philippines ay gamitin na lang po sana natin itong pondo na ito sa kailangang 86 billion ng Department of Education sa mga sirid aralan dahil nagkukulang pa tayo ngayon ng 91,000 classrooms. Pwede din po natin itong gamitin para tulungan ang 180,000 Pilipinong mag-aaral na hindi nakapag-kolehiyo. Pwede din po natin itong gamitin para sa mga nangangailangan ng gadget at iba pang educational material. At or gamitin ito para makapag-hire ng guidance counselors dahil tumataas na lang po na tumataas yung cases of suicide from students. Ang if mahahanapan lang po ng paraan itong pondo, sana po ay unahin natin itong mga salik sa crisis ng edukasyon na meron tayo na siyang nagpapahirap sa buhay ng mga ordinaryong mag-aaral. Ang proposisyon po ng SCAP ay dalawa, Mr. Chair. Una, gamitin po natin yung pondo para sa pag-address ng 12-point education agenda kasama ang provision of adequate educational infrastructure and material, yung pag-ensure po ng all-inclusive and accessible education, pag-expand ng social welfare programs. Kasi ngayon po, nahinto din yung social welfare programs in schools because of the pandemic. Itong mga agenda na po ito ay lumabas sa isang nationwide consultation kasama ang mga Pilipinong estudyante at nilagdaan po ng higit 140 student councils and youth organizations across the country. Kasama na po dito yung Ateneo de Manila University, University of the Philippines Diliman, Polytechnic University of the Philippines Office of the Student Regent, Mapua University Council of Presidents, and yung Federation of Supreme Student Governments ng Technological University of the Philippines. At iba pa po. Pangalawang proposal, Mr. Chair, ay yung pagpalawak ng NSTP. So sumasang-ayon po ako kay kasamang Justin na at ako po ay sumasang-ayon din sa inyo, Senator Bato, nung sinabi mo na kailangan po nating mahalin ang ating inang bayan. Pero walang nag-iisang anyo ng pagmamahal. Walang nag-iisang anyo ng nasyonalismo. Hayaan po natin na mahalin ng kabataan ang inang bayan sa kung paano nila gustong ipakita ito. Palawakin po natin ang NSTP para makover ang iba't ibang paraan para makapagsilbi sa inang bayan. At suportahan ang galing at talento ng mga nakababatang Pilipino. Nais po natin sanang suportahan ang gustong mag-military reserve. Suportahan po natin sila. Suportahan din po natin yung gustong mag-volunteer work at yung gustong mag-disaster response at kung ano pa yung forma ng pagmamahal na pinili at gusto ng mga Pilipinong estudyante. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Ken Paulo Hilo. Maganda po yung mga pinagsasabi mo. At tayo po yung mahanga sa inyong malayang pag-iisip at pananalita at yung mga ideya ninyo ay talagang lumalabas. We appreciate. Sana lahat ng kabataan ay ganyan mag-isip pagdating sa pagmamahal sa ating bayan. Thank you very much. Before I yield to another resource person, kailan, di ba, ang NSTP was, nag-start 1991? At 2001. So 2001 hanggang ngayon is 22 years na na-implement itong NSTP. At kung gawin nating rason na ipagpatuloy ang NSTP program, particularly yung literacy program para ma-address yung illiteracy program ng ating kabataan, with the 21 years of existence ng NSTP, bakit pababa ng pababa yung literacy rate ng ating kabataan? Yeah, just thinking aloud, ha? Hindi kita sinusupla na ganun. Nag-iisip lang ako, ha? 21 years na yung NSTP in existence. But, and yet, yung literacy rate natin kabataan ay pababa ng pababa ng pababa. So, maganda sana yung purpose niyan, pero siguro, sa implementation, bakit hindi maganda pagka-implement siguro? Bakit mas maraming bata ngayon naging mangmang, according to studies, medyo humihina yung kabataan natin. And, alam mo, itong basahin ko lang yung nakalagay sa konstitusyon natin, ha? Section 4, Article 5. The prime duty of the government is to serve and protect the people.
The government may call upon the people to defend the state, and in the fulfillment thereof, all citizens may be required under conditions provided by law to render personal, military, or civil service. Yung pong pag-determine, hindi ako abogado ha, pero binabasa ko lang itong konstitusyon natin, yung pong pag-determine whether military or civil service na sinasabi nyo na pwede namang bigyan ng kalayaan ang ating kabataan na pumili kung gusto nila sa military service or civil service, ito pong privilege na ito or itong right na ito ay hindi po nakalagay sa ating mga citizen. Ito pong option na ito, itong pong option na ito to whether mag-render ka ng personal, military or civil service ay reserve po ito sa ating gobyerno. So kung sinasabi ng ating gobyerno na kailangan namin kayo, kabataan, dahil tayo'y ini-invade na ng China, kailangan namin na mag-serve kayo sa military. So paano magamit itong mga kabataan kung sila ay hanggang literacy service lang? Pag sabi ng commander, lock and load. Fire when ready. Hindi nila alam. Pwede bang sabihin ng kabataan na, sir, mag-reset lang ako ng alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Because literacy program ang dinaanan ko. So yun nga, hindi po ito naka-reserve sa ating mga citizen, kundi sa ating gobyerno. Ang option, whether ang i-require niya sa ating citizens ay personal, military, or civil service. So, yun lang po. Kunting reaction lang po. Galing sa kabataan, papunta sa kabataan. Sino magsalita dyan para sa Mr. Chair? Mga kabataan natin. Yes, sir. Governor De Mary. Thank you, sir. Governor De Mary from the province of Dinagat Islands. Like you, sir, I am also an Eagle Scout. I am an ex-seminarian and I studied at the seminary and I went basic ROTC at the camp. I became the corps commander of Ateneo ROTC unit in 1990. I believe that you all have the right, sinabi ni sir rin kanina, that on section 4 para article 2 na walang karapatan tayong mamili. Ako sa tingin ko, Sen, yung NSTP law was even passed hurriedly dahil may mga problema noon. Tingin ko it's a violation to the Constitution kasi ginawa niyang defense of the state secondary, optional lang. Dapat kasi very clear dito sa batas na yung pag-aaral na dipinsahan yung bansa mo is mandatory dapat. Very clear yan. Nung pumasok yung NSTP, ginawang hindi mandatory. So ngayon, sinideline natin yung defense of the state for how many years? For 22 years. Ang nangyayari, kumunti yung ating reservist force. Unlike other countries, they have reservists. Thank you also for the ARISCOM, the Philippine Navy and Army and the Armed Forces for building up the reserve force as well. Ang sinasabi ko dito, wala tayong karapatan na mamili dahil ang karapatan natin, ang totoong ano na sinasabi natin ng nasyonalismo ay yung train tayo at handang mamatay para sa bansa natin. Yun ang totoong ano ng nasyonalismo. Kung literacy rates ang pag-uusapan, hindi trabaho ng NSTP, ang trabaho ng DepEd at CHED yan. Hindi na tayo, diretso na tayo. Ang primordial concern of every citizen is to defend his country whatever it costs. Yun ang dapat gawin natin. We have been delayed for the past 22 years. Dapat ibalik na natin itong ROTC. Ano mangyari? Hindi natin alam. Sabi natin, walang gera. Hindi natin alam. In the future, our generation will blame us na wala tayong ginawa na palakasin natin yung ating pwersa na ipaglaban yung ating bansa. Hayaan mo na lang yung kung anong sabihin ng kabataan ngayon. Tayo na dumaan dyan. Sinabi natin, nawawala yung kabataan natin. Pero tiktok na lang. Saan yung pagmamahal ng bayan? Hindi nga marunong disiplina lahat eh. Hindi nga marunong sumunod. Mas maraming suwail ngayon kaysa noon dahil kulang ng pagmamahal, kulang ng training. We need to instill discipline that will be able to
reach whatever is the goal of this country. Thank you, Mr. Senator. Thank you, Governor Nilo De Mery. Salamat. Mr. Chair. Yusik Cardema, you're recognized? Yes, sir. Sir, to balance the message from the youth sector and from our governor here, I'd like to show a very short clip, sir, na pinrepare ko kanina, dinownload ko lang sa daan papunta dito sa Senado para makita ninyo yung mensahe para sa henerasyong ito ng mga nauna sa atin. Yes, go ahead. Play the video. Makita nyo sa dulo ng video yung mensahe na very suitable dito sa hearing na ito. Yan, 6 hours after atakihin yung Pearl Harbor, inatake na yung Pilipinas. Nagkagulo na dito sa Pilipinas ng kahit na may preparation yung Pilipinas, sir, eh, nahirapan pa rin tayo. Pakilakas po yung volume. Pakibalik po para makita po yung... Within 6 hours, Japanese bombs hit Baguio and Davao. The U.S. and the Philippines. Baguio and Davao yun. Thousands of volunteers from all walks of life, many without any military training, rushed to enlist to defend their motherland. Some had to be sent home for lack of weapons. The reserve officers and men were called to duty, and last-minute training commenced, even as equipment and weapons awaited shipment to the Philippines. It was the fact that to be seen to be counted. They kept on going. We will do. The soldiers were physically weak. They put up a fierce fight against the revitalized enemies. Just to feel that they weren't the world. The Japanese opened with a fierce artillery barrage at both the front lines and the rear positions. Bombers attacked anything that moved, burning forest cover in the
talagang malakas yung kalaban, nahirapan pa rin yung mga Pilipino. Kaya ang mensahe ng mga kabataan nun, sila yon sa mga susunod na henerasyon, is to prepare. A call for preparedness that we should not miss again. Although madami tayong advokasya sa henerasyong ito, hindi mo pwedeng i-dilute yun na sasabihin natin eh, kailangan ganito, kailangan ganun, kailangan ng social welfare, kailangan ng mas maraming nurses, teachers, researchers, scientists, and everything. Lahat yan kailangan ng bansa. Pero kung magpa-prioritize ang bansa, marirealize mo simula noon hanggang ngayon, nung tinatag yung Commonwealth ng Pilipinas, ang Commonwealth Act number 1, ang kauna-unahang batas ng Commonwealth, ay National Defense Act. Ibig sabihin, importante yung depensa ng ating bansa. Na kapag inatake tayo ng kahit anong bansa, bakit natin papahintulutan na mangyari uli yung ganun sa bansa natin? Na pinapatay yung mga kapwa natin Pilipino at yung mga babae natin ginagahasa at wala na tayong magawa dahil hindi tayo nakapag-prepare ng ayos. Sila nga nakapag-prepare ng ilang dekada. Ngayon, 110 million yung Filipinos. Tapos pag-uusapan natin dito, kung tama ba na turuan natin yung mga kapwa nating kabataan ngayon kung paano depensahan ang sarili nila at ang ating bansa. From time immemorial until now, lahat ng mga bansa ay nabubuo through warfare. Mga republika, mga kaharian, kailangan mong turuan yung mga henerasyon ano i-depensa yung bansa. Ano mangyayari sa atin? Manghihina na lang tayo dito sa Southeast Asia kapag hindi natin ginawa yun. Buti pa yung Singapore. Kasi mas maliit pa sa Metro Manila pero mas ready pa mag-occupy yung bansa nila ng katulad ng bansa natin. South Korea. Israel, kaya hindi masakop-sakop. Babae at lalaki. Nagtitrain. Dito bibigyan mo lang ng konting military training. Ang dami pang sinasabi. Mensahe mismo, hindi namin. Mensahe ng mga kabataan Pilipino noong 1940s na nahirapan sa gera. Nag-prepare pero nahirapan pa rin. Dapat hindi natin, ano, a call for preparedness that we should not miss again. Yun ang sinabi nila. So, with this hearing, sir, we should continue with this proposal to return ROTC and to quite basically equip and give skills to our fellow Filipinos on how to defend themselves in our country. Dahil napakalaki ng human resource ng Pilipinas, kapag hindi mo binigyan ng training yan, kung paano depensa ng mga komunidad at ang ating bansa, eh may insurgency dito at madaming kalamidad at sakuna dito, ano mangyayari sa mga Pilipino? Hindi alam kung paano mag-mobilize. Regarding NSTP, my personal comment on NSTP, I was also a Corps Commander of UP Diliman. Nakita ko nag-o-offer ng NSTP kada college. There was a college in UP nag-o-offer ng origami as NSTP. And ang tanong ko, nasa batas ng NSTP na lahat ng graduate ng NSTP should be part of the National Service Training Corps. So for more than 20 years, nasan yung corps na yon? Na-mobilize na ba sila for anything for this country in the last 20 years? Kasi alam nyo, sinasabi nyo lang na ayaw namin sa ROTC, gusto namin expanded NSTP. Ayaw nyo lang talaga sa ROTC. Yun yung binibigay nyong dahilan, i-expand na lang yung NSTP. Pero hindi nyo nakikita. In some schools, that is a source of pag nagkakakitaan ng schools yung NSTP, they can offer any program of instruction that they like. Hindi standard yan. Yung natutunan ng kabataan Pilipino dito sa isang probinsya, sa isang school, hindi pare-pareho sa ibang kabataan. So how can you say na equal para sa lahat? Iba't iba. And hindi rin naman na-account ng ayos. Hindi na buo yung National Service Training Corps. Now that the Philippines is declared as one of the most disaster-prone country, and nandyan yung China and US, nagkakainitan pa. Ano tayo? Maghahantay na lang tayo na ganun? Within 6 hours, binomba yung northern city natin tsaka southern city natin? Sabay?
Ganun kabilis yung kalaban. More than 80 years ago. Ano pa ngayon, mas high-tech? We should adapt. We should prepare our Filipino youth. Kaya nga sinabing pag-asa ng bayan eh. Diba? Hindi ibig sabihin ng maraming kabataan. Pag-asa na agad yan. Kailangan mong bigyan ng konting disiplina, sense of nationalism, at basic skills sa pagdepensa ng bansa para tunay sila maging pag-asa ng bayan. Mr. Thank you. Chair. Thank you, Jose Cardena. Mabilis lang po. I will acknowledge you later. Eh, pagbigyan mo natin ito dito. Nauna ito, ha? Pakinggan kita mamaya. Mr. Guido Delgado, UP Vanguard. Thank sir, you. You have the floor. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. May buntag sa inyong tanan. I'd like to take off from what you said about the constitutional mandate of the government to mobilize the citizens for personal military or civil service. Implicit in that constitutional authority given to the government is a implicit requirement for training of all citizens so that when they are called for personal military or civil service, they are trained for that. So all of the opposition to this mandatory training is a very dangerous approach, Your Honor, because you're actually telling your students you don't need to be trained. So if the government calls you for government or military, for civil or military service, you don't have to be ready. I think it's a very, very dangerous assumption, Your Honor. No, kasi the mandatory call for service for military and civil service is an authority that's granted by the government. That you're right. I mean, this is the government saying, I need military service or I need civil servants. It's not a choice that we have at the citizens' level. But implicit in that is that you got to train the citizens, because if you want to call for civil service or military service, your citizens have to be trained. It is incumbent upon the government to make sure that all of its citizens are trained so that when the government needs to call, they are ready. So it's not a choice of, gusto ko ito, gusto ko yan. No, the government has the call. So that's why the UP Vanguard is really, we're really supporting the restoration of ROTC, except that we have expanded the scope because we realize that it is so important that our position is, let's put a full-time commission whose job is nothing but to train the youth. Second, Your Honor, there should be no exemptions, whether you are PWD, whatever. There must be some POI that's really suited for you. And we should expand it beyond territorial defense. We should go for disaster management and peace and order. So we fully support this restoration, Your Honor, but then we want to expand it and we want to focus it, because I think it is not a choice of the citizen whether I want to do this or I want to do that. It is mandated constitutionally, and therefore we must abide by it. Thank you, Your Honor. Therefore, the choice is not ours. No. It's on the government. It's on the government. So, ang kinakailangan ng gobyerno in this particular period of time ay warm bodies to fight invasion, to fight against invasion. So, kailangan niya ng military trained na Filipinos. Walang makapag... Yes, Your Honor. Walang ready na reserve na pwede matatap. Wala. Your Honor, for example, I have my children who went to NSTP. No, I don't think they took origami, but they volunteered on Ondoy, they volunteered. It's a beautiful concept that we volunteer. But when you have disasters like that, you volunteer and you are not trained, you might become victims yourselves. Correct? I mean, hindi ka trained to rescue, hindi ka trained to, so it's very dangerous. It's nice that you want to volunteer, but you're not trained. So I think you should be trained for this. And it is incumbent upon the government to mandate this kind of training, Your Honor. So you're right. It's not the choice of the citizens. It is mandated in the Constitution that the government has the authority to mobilize for civil or military service. Thank you, Your Honor. Thank you, sir. Before I go to Major General, wala pangalan mo, sir. Salazar.
Pakinggan ko muna ito si Justin. Mr. Chair. Yes. Gusto ko lang po idiin na mahalaga ang iba't ibang forma ng paninilbihan sa ating bansa. So kung ang ilan po ay gustong sumama sa sandatang lakas, then papasok po sila sa PMA o sa ROTC o sa training ng AFP. Sa ngayon po ay wala tayo sa isang state of war, no? Hiwalay doon sa ibang mga bansa na ibanggit niyo po, Yusek Cardema. Kahit mahalaga po na kung sino po ang gustong pumasok bilang mga doktor, teacher, at rescue workers, mahalaga po yun na iba't ibang forma ng paninilbihan sa ating bansa. Na kasing halaga din ang papel, no, sa pagsiguro ng seguridad ng ating bansa. Kaya ngayon na nasa committee tayo ng higher education at mahalaga po ang usapin ng ating edukasyon. Kasi kung mahina po ang edukasyon, kung ating pong mga kabataan hindi po trained doon sa community service, sa rescue service efforts, ay magiging mahina din po ang seguridad ng ating bansa. Kaya po sa aming mukahi, no, ay kung ma-expand natin ang NSTP, ay kasama din po dito dapat ang pag-train sa kanila ng rescue at relief efforts in times of calamities. Ayun po, sa ulitin, mahalaga po ang iba't ibang forma ng paninilbihan sa ating bansa. Thank you, Justin. Yung concern mo regarding yung sa in times of emergency, calamity o disaster, kasama na po yun sa program ng ROTC. The ROTC program itself is not fully, wholly dedicated to militaristics. Siguro 50% militaristics, 25% for disaster preparedness or disaster response, and another 25% for moral values, personal discipline, lahat-lahat na, kasama na dyan yung adherence to the Constitution, respect for human rights, and everything. So kaya po, yan ang magiging kabuuhan ng ROTC program. Hindi po puro military subjects lang ang laman yan. Yan po ang magiging laman. Kaya meron tayong magagamit. So, yung kadete, you're raising your hand? Sir, okay lang? Unahin ko muna itong kadete, sir. Yes, go ahead. Magandang umaga po. Thank you for coming, ha. Salamat, yes, salamat naman at nandito, ha. Thank you. Sir, to all our honorable senators and leaders present today, especially to Senator Bato de la Rosa, sir, and Senator Robin Padilla, sir, including all my fellow youth watching this Senate hearing nationwide, good morning, sir. I am Cadet First Class Kent Las Piñas, a graduating cadet of the Philippine National Police Academy. Back then, sir, I was also a member of the Boy Scout of the Philippines, pero hindi po ako naging Eagle Scout kasi at the age of 18, I entered the academy. I am here expressing my sincerest remarks as one of the representations of the youth. Isa po ako sa membro ng kabataan who fully supports the passage of ROTC Bill. Mandatory ROTC will be an optimal medium of education to inculcate the sense of nationalism among the youth, to organize and to mobilize the youth by leading them towards our nation's sustainable development. Sir, the respect for authority will be emphasized in the mandatory ROTC, as expected to our younger generation, to where I belong. Through mandatory ROTC, sir, the Filipino youth will be inspired to help or support the government, to take part with the government's trust and flagship programs for the nation building. For ROTC will motivate us na makialam at magtulong-tulong para sa lahat at para sa ikakaunlad ng ating bansa. Through ROTC, hindi lang naman siya ano sir eh, sabi niya sir, hindi lang siya about military preparedness sir, but ROTC, the youth will be able to learn basic knowledge about disaster preparedness and how to respond on it. I myself, sir, a cadet of PNPA, a cadet of this government, has been able to acquire public safety skills, learned how to mobilize ourselves and the community in times of disaster. Now, sir, let us imagine if we could increase the manpower by maximizing all my fellow Filipino youth to become disaster responders. Since they are all equipped and trained with basic skills learned from ROTC, millions of victims' lives shall be saved from eventualities. Pag lahat po ng mga kabataan sa ating bansa ay may basic na kaalaman kung paano mag-responde sa in times ng kalamidad, hindi po sila patanga-tanga at alam po nila kung ano lang gagawin. Sir and ma'am, sa lahat po ng leader ng ating bansa na nandito, ROTC is a total package. At bilang membro ng kabataan, sir,
Nagagalak at nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating honorable senators and sponsors of these bills in their desire to revive the implementation of the mandatory ROTC for having the foresight and the concern para sa amin mga kabataan. Kasi pagdating ng araw na kami na yung mag-take over to take the lead in this country, it will be more promising since it will be more promising for most of us have already acquired the basic training and indoctrination through ROTC that empowers our concern, real concern, sir, to our country and the Filipino people. Sir, we cannot afford to lose our chance to maximize the youth through mandatory ROTC. We cannot prepare the future for the youth, but we can prepare the future. We can prepare the youth, rather, for the future, sir. Sir, huwag niyo pong hayaan na hindi maging mandatory ang ROTC para sa aming mga kabataan. Ako po, bilang isang membro ng kabataan, nagpapayag lang po ako para po makita ng ating mga leader sa bansa na marami po sa amin ang nag-agree nito to make the ROTC mandatory and we fully support the passage of ROTC bill. Thank you so much, sir, for hearing me. Thank you for that. Thank you for acknowledging na ginagawa natin ito. Hindi ito para sa amin. Mga retired na kami. We are in the twilight of our life. Patapos na kami sa buhay na ito. Ginagawa natin ito para sa inyo, mga kabataan, na hindi kayo bubuli-bulihin ng ating mga kapitbahay dyan na basta-bastahin na lang tayo. Kawawa kayo pagdating ng araw, pag wala na kami, kaming mga trained ng ROTC. Pagdating ng araw na walang ROTC trained na mga pwedeng mag-responde sa national emergency, ano mangyari sa ating bansa? Ha? Ginawa namin ito para sa inyo, hindi para sa amin. At para sa ating inang bayan. Ibang usapan na yan. Kapag national security ang concern, a country is, a nation is only as strong as its national defense. Wala kang no other comparison sa strength ng isang bansa, kundi yung kanyang depensa na pwedeng magagamit anytime. Depensa, ha? Hindi opensa. Defense lang. Sir, General Salazar. You have the floor. Good morning, sir. Good morning, Senator De La Rosa, sir. Good morning, Senator Padilla, sir. Sir, the greatest strategy, accordingly, in optional ROTC is implanting in the psyche of the next generations of Filipinos, our children, that national defense is also optional. So I think majority us here agrees that it should not be optional. It should be mandatory. And it is according to the law. Likewise, record for record, reminder lang, yung ano lang sir, just to tickle the minds of other people here. It must be pointed out that during the Senate hearing in RTC before the NSTP law, the records of the Senate, Wilson Chua, father of UST Mark Chua, was for the continuance of ROTC. Siyang nagmamakawa, huwag alisin ang ROTC. Kasi yung concern niya, kung madumi ang tubig, you throw the dirty water, not the baby. So, he cited... Pakiulit, sir. Pakiulit. Pakiulit. He made mention about kung madumi, sir, ang tubig, hindi yung bata ang itapon mo, yung tubig. Because the father would like for the continuance of the ROTC in spite of the situation. So, and then he cited also about a judicial process capitalizing on the death of his son. And for our part, let bear in mind, an incident of wrongdoings can never invalidate the long train of historical political wisdom from Quezon up to this time. So we need to prepare, as was shown by Yusik Cardima here, yung mga movies and everything. And then, lastly, sir, yung part ko, sir, na ano, kung mag-RTC tayo, papasok sila sa RTC 27, ang mission kasi ng reserve, it falls on the BASA. Yung four mandates, base for expansion kung may gera, assist sa DRRM kung may disaster, socio-economic kung gusto nating tumulong,
na sinasabi sa lahat na gusto natin. And then, yung maintenance ng facilities, yun yung VASA, sir. Nandun yan siya. But you could not do this unless otherwise, you can organize. And by organizing, we start from the ROTC. We organize all people. Now, if your 40 is about electronics, we do electronics. The new warfare now. Because we're not expecting also the same war as of World War II. As you can see, in Ukraine now, it's different. And the latest technology now is also different. So we must need to attune. Because if we will just read stories to our people, if we will just sweep those areas to be clean, then that is not national defense. So sa akin lang, ipagpatuloy natin ang programa, palaguin natin, we just follow the law. And I would like to turn over, sir, the microphone to our partner here to further say something about dito sa ROTC law. Yes, but before General Garcia, sir, after General Garcia, Honorable Angie Carriazo, and I would like to acknowledge first the presence of Senator Win Gatsalian and one of the authors of this bill, of these bills, and Senator Tol Tolentino. Thank you for coming. You want to say something, Senator Win Gatsalian? No more. Senator Tolentino, you want to deliver an opening statement? You want me to repeat, Your Honor, what I said before? Yeah, it's nice to hear. My support for this measure has no beginning and has no end. It is continuing because it is anchored on nationalism and the perceived lack of patriotism of our current youth today. That's all I can say, Your Honor. Thank you, Brigadier General Tolentino, Philippine Army. Salamat po. Sir, you have the floor, General Garcia. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa ating mga kagalang-galang na senador, sa ating mga kasamahan dito. Maganda po yung sinabi ni... Susugang ko lang po yung sinabi ni Yusek Cardema at para din po sa kaalaman ng mga kinatawa ng ating mga kabataan ngayon dito that Commonwealth Act No. 1 was precisely a response to the call for preparedness. Kaya po nagkaroon ng Commonwealth Act No. 1. If you are going to read Commonwealth Act No. 1, that is really a call for preparedness so that never again will we be caught flat-footed. And I would like to add, Mr. Chair, that ROTC is pursuant to the Constitution. It is, Mr. Chair, a component of reserve force development and an integral part of our national defense plan. ROTC contributes to nation building, Mr. Chair, because the program develops national spirit, makes the youth physically strong, morally confident, and prepared to perform their constitutional duty. In ROTC, love of country, patriotism, nationalism, leadership, and responsibility are merely enhanced. Development of these traits, Mr. Chair, is during the formative years of the child from age 10. Hence, the 12 traits of a Boy Scout, pagtatugi, gaba, susa, tita, lipi. Mapagkakatiwalaan, matapat, matulungin, magiliw, magalang, mabait, masunurin, masaya, matipid, matalino, malinis, at mapitagan. The legal basis for ROTC, Mr. Chair, which is why I think there should be no discussion on whether or not we should make ROTC mandatory because this is pursuant to law. And we will focus the reason why we are asking our boys to undergo ROTC. Nawala po sa focus kaya ang iniisip ng ating mga kabataan ay yung literacy training at saka yung WTS. Hindi po yun eh. Depensa po sa bayan. May gera man po o wala, to prepare for it is now, not when we are already at war. Sinait nyo na po yung unang constitutional basis, yung Section 4, Article 2, na palagi po nating sinasite, the prime duty of government is to serve and protect the people. The other constitutional basis, Your Honor, is
Section 4, Article 16. The armed forces of the Philippines shall be composed of a citizen armed force, which shall undergo military training, which is why, Mr. Chair, military training is not implicit in the law, it is explicit in the law. Military training and serve as may be provided by law. It shall keep a regular force necessary for the security of the state, as may be provided by law, which is why we have the enabling law, Republic Act 7077. The other legal basis for ROTC, Mr. Chair, is provided in the in section 2A, Article 1 of the Commonwealth Act Number 1, National Defense Policy, Mr. Chair. The preservation of the state is the obligation of every citizen. The security of the Philippines and the freedom, independence, and perpetual neutrality of the Philippines, of the Philippine Republic, shall be guaranteed by the employment of all citizens without distinction of age or sex and all resources. That's a national policy, Mr. Chair. In Section 3, Article 1, Commonwealth Act Number 1, military service shall be obligatory for all citizens of the Philippines. All Filipinos are liable to military service. This is pursuant to Section 51, Article 1, Commonwealth Act Number 1. The obligation to undergo military training in Section 52, Commonwealth Act Number 1, Mr. Chair, the obligation to undergo military training shall begin with the youth in school, commencing at the age of 10 years, and shall extend through his schooling until he shall reach the age of 18 years. Tuloy-tuloy po, Mr. Chair, mula sa pagkabata hanggang umabot siya sa edad ng 18 years old. Wala pong gap. And pursuant to that, we said that there is Republic Act Number 1, you know, Mr. Chair, the act providing for the organization, administration, training, maintenance, and utilization of the citizen armed force. Under the law, Mr. Chair, the training which he may undergo prior to the attainment of age 21 shall be termed as preparatory military training. Kaya po meron tayong PMT nung araw. Preparatory military training shall begin with the youth in elementary grade at the age of 10 years and shall extend through his to the remainder of his schooling into college and university. Which is why, Mr. Chair, napatuloy-tuloy po walang hiatus, walang gap. And that is the reason why the NARAA maintains its position that mandatory basic ROTC should properly be in senior high school para po dun sa tuloy-tuloy na pag-aaral. Ergo, Mr. Chair, our Cub Scout, Star Scout, Boy Scout, Girl Scout, Senior Scout during elementary grades and Citizens Army Training or CAT that replaced the four-year preparatory military training or PMT in junior high school. The CAT, Mr. Chair, is the introductory course prior to ROTC in college. So we don't need another preparatory course, Mr. Chair. We just need to continue with the CAT that we have in junior high school. From junior high school, before the attainment of age 18, he continues his preparatory military training pursuant to law by undergoing a two-year basic military training course, a basic ROTC. Hence, it is strongly recommended that mandatory basic ROTC should be in senior high school as required by existing law. The program of instruction, Mr. Chair. Oh, okay, sir. Settle na tayo dyan. Yun ang position nyo. Gusto nyo senior high school. Senior high school, Mr. Chair. Pati yung tinatakil natin ngayon ng mga bills ay puro ito first year at second year college na. Kaya nga so, po, Mr. Chair, we are saying that we should bring it back to senior high school as it was originally studied because that is in pursuant to law. Wala, ngayon po kasi doon sa proposed Senate bills, na pending bills, ang
Meron po tayong another preparatory military training during senior high, which is not necessary because we already have the preparatory military training in junior high. But we cannot go back anymore. Dahil ito nga, nag-start tayo from senior high school, minove natin sa college because of previous discussions and nasettle na po natin yung kwantyan, yung mga rason bakit tayo doon sa first year and second year college. Kaya, anyway sir, I will go back to you later. Yes sir, yes sir. Pakinggan mo natin si Ms. Carriazo ng provincial government ng Cavite. Ma'am, kagawad ng Cavite. You have the floor, ma'am. Actually, hindi po kagawad. SK chairperson po ako ng isa sa mga barangay ng Bacoor, Cavite. And also, the local youth development officer po ng Bacoor. Ay, sorry. Okay lang po. Yan nakalagay kasi, kagawad, Cavite. Anyway, okay. You have the floor, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, Senator Bato de la Rosa. Sa kababayan po natin kay Senator Tol, kay Senator Robin, and kay Senator Wingachalian, and everyone here in the room. Actually po, para sa akin kasi, babalikan ko lang din po isa-isa yung mga naging suggestion kanina. When in regards po kasi sa NSTP, yan po kasi yung personal experience ko when I was in college, parang more on community service po kasi. Pero kasi ang community service, even a normal citizen, kaya po yan eh. Even a curfew violator nga eh. Ang sanction lang mag-community service, then okay na. Nagbabayad tayo sa mga private institution ng unit para makapasa ng NSTP. Tapos, mapupunta lang sa wala na kaya rin naman gawin ng ibang tao. Community service kasi para lang po yung malasakit. Malasakit lang yan sa lugar natin eh. Unlike having the mandatory ROTC, may mapupuntahan po talaga. Kasi mostly ng mga concerned regarding sa ROTC is gere. Yun po agad yung naiisip ng tao. Parang pag sinabi na ititrain ka ng ROTC, parang laging isasaba ka sa gere. Pero kung babasahin niyo po yung Senate Bill na 1349, binabasa ko siya eh. Parang sabi ko, sana noon pa. Sana nung kahit nung panahon ko nung college na pagdaanan ko, ako babae, babae ako. Siyempre, what we are expecting sa babae, siyempre po may arte. Yun naman po yung totoo eh. Pero ako po bilang babae, maganda eh. Maganda siya. Napakasarap kaya maglakad ng kahit sa simpleng bagay, kaya mong idepensa yung sarili mo. Even sa smallest unit ng society natin, kailangan pa ba natin na sa simpleng bagay, puro national government, national agency tatawagin, sa lugar lang natin kaya na natin ipagtanggol yung sarili natin eh. Napapansin ko rin po kanina yung regarding sa allocation ng fund na bakit daw hindi na lang ibigay sa iba, sa CHED, sa DepEd, sa TESDA. Lahat naman po yan may allocation eh. Siguro depende na lang sa agency on how they are handling the funds. And isa pa po, malaking tulong po to lalo na sa ating Philippine National Police, sa NTF-LCAC. Mostly ng ating mga college students, alam natin yan, sumasama sa makakaliwang grupo. Dahil isa sa reason na natututo silang gumamit ng armas. Dahil feeling nila pag sumama sila doon, kaya nilang makipaglaban. Bakit kailangan pa sa mga komunista tayo sumali? Eh ito yung mamandate na ng gobyerno. Bakit kailangan gobyerno pa? Bakit kailangan? Kung tutuusin, pag nabasa niyo yung Senate Bill, ayan eh, all in na. Even po yung disaster response na nababanggit kanina, meron siyang lugar sa mga makakatapos ng ROTC training. Gusto ko lang din po kasi magpasalamat sa inyo kasi yung ito pong dinidiscuss natin, kung tutuusin, gagawin na lang, execute na lang. Pero binibigyan nyo pa po kami ng chance, mahingian ng suggestion. Kumbaga, ni-respect nyo pa rin po yung suggestion, opinions ng kabataan at ng iba't ibang agency na matatamaan po ng mandatory ROTC. Siguro po, ang challenge na lang dito is kung paano po natin proper na maibababa at maipaiintindi sa mga kabataan yung purpose nung ROTC training para mawala po sa mindset ng mga kabataan natin at ng mga estudyante na ang ROTC ay hindi lang panggera. Tanggalin po natin sana yung ganong mindset nila.
Yun lamang po, maraming salamat. Mr. Chair. Thank you po, ma'am. Napakaganda po ng mga sinasabi mo. Alam niyo po, mabuti't nag-attend ka para hindi makriticize yung committee natin na ang pinapakinggan lang namin ay puro lang daw mga retired officers, mga ROTC graduates, kaya pinakinggan rin namin yung youth, whether pro or anti-ROTC, inimbitahan natin. Pati na rin yung women. You are representing women, di ba? Kaya at least na-kumpleto natin yung stakeholders na dapat ating pakinggan sa hearing na ito. Thank you po, ma'am, sa iyong contribution. Mr. Chair. Yes, just to quickly respond, Mr. Chair. Yeah, no? Go ahead. Yung kapwa ko po kabataan na mismo yung nagsabi, di ba? Now, we can't miss the chance to train our students. But the reality is we already missed the chance to provide quality education to our children, to our young people. And we're talking about defense of our country. And defense should be of quality. We're not just talking na mema lang na defense, 'di ba? Na meron kailang ilalagay sa wherever na kaya yung magpagdepensahan yung ating bansa, pero kailangan natuto. That's the reason why we want to train them. How can we possibly think na kaya nating mag-build ng quality defense if yung quality of education po natin ay nasa crisis pa, yung quality of education natin sobrang baba at nasa crisis pa po tayo ngayon? It's also a matter of if we are truly passionate to improve our defense system, we also have to start in our schools. Before natin ibigay doon sa kung saan man yung gustong magsilbi, kailangan mayroon siyang basic knowledge, basic education. Yung learning poverty, 10 years old po yung tinitest noon. 10 years old na hindi marunong magbasa, and then we expect them to go to a training of some sort. Number two po, I agree. Na totally po, no? If you say na if there's dirty water in the pail, you don't throw away the pail, but you also ensure that the water that you use to refill the pail is already clean, and the water will never be clear po as long as there's an education crisis. If we want the water to be clear, if we want na yung defense, hindi lang defense po, in all sectors of society, be it leadership, politics, governance, private sector, lahat po yan walang quality leadership or walang quality whatever as long as we have a crisis in the education. Constitutional po yung ating objective to strengthen our defense, but it's also a constitutional mandate to improve the quality of education of and ensure that all students have access to education. And at the end of the day po, no, we're also talking about funding here. Although this is a problem of, let's say, Department of Education or different departments, we're talking about a general fund of our country. At it's a matter of prioritization. Ano po ba yung uunahin natin? Ano po ba yung kailangan natin? Ano yung root cause ng problema natin? At the end of the day po, klaro yung objective ng bill, but the means towards it, the means towards quality defense, the quality security is still not grounded on the reality that we have a crisis in education that will affect our objective. Thank you po, Mr. Chair. Thank you. Huwag kayo mag-alala, Mr. Hilo. Andito yung ating Department of Defense. Siguruhin talaga lang Department of National Defense na magiging quality ang magiging produkto nitong ROTC program natin. Siguruhin nila, kaya andito sila ngayon, full support sila, at siguruhin talaga na hindi na maulit yung mga problema dati, at ang magiging produkto, magulat ka na lang with the cooperation of DepEd, CHED, TISDA, mga kabataan, higher educational institutions, pag papukusan natin ito, magiging maganda talaga yung magiging produkto. At yung sinabi mo na basic, kailangan yung magandang edukasyon para magkaroon ng magandang defense, at yung para yung commitment natin na lumaban para sa inang bayan, medyo hindi po ako sang-ayon doon, dahil alam nyo yung ating mga CAPGO, mga ICSDF, wala pong edukasyon yun. Wala pong, yung iba dyan, walang grade 1. Pero yung puso, yung laman ng puso nila, para magpakamatay sa ang daming CAPGO natin na namatay sa laban sa insurgency, sa laban sa terorismo. Walang edukasyon yun. Pero lumaban sila at nagpapakamatay para sa inang bayan. So hindi po talaga sa masasabi natin na required muna natin na magpagandahin ang edukasyon bago pagandahin ang defense. Para sa akin, depensahan muna natin ang ating bayan bago na natin educate yung ating mga yung ating citizens.
Kasi sinong i-educate mo kung wala ka ng bansa na ididipinsa? Kapag tayo inagawan na ng ating soberenya. So, yun lang po ang nakikita ko. Mr. Chair. Mr. Chair. After Senator Gatsalian, Senator Tolentino. Mr. Chair, just to join the conversation, I do admit and agree with Dr. Tuloy, with Mr. Gilo, Ken Gilo of the Council Alliance of the Philippines, that we do have an education crisis in our basic education, and statistics will bear that the pandemic created a lot of damage to our basic education. However, I want to also disenchant the minds of everyone that the crisis in education can lead to a poor ROTC program. These are mutually exclusive, Mr. Chairman. And I say this because just looking at the framework that we are setting up for the ROTC program, it's a very basic ROTC program. They're not going to be full-time soldiers. These are what we envision here is to provide basic training to college students, meaning these students have already progressed from basic education to higher education. So they have the mental wherewithal to be trained with basic ROTC training. So when I say basic, ito yung nakikita nating basic first aid, basic CPR. A lot of these are just basic training that can be inculcated even to people who are not graduates of basic education. So, ang punto ko lang po, Mr. Chair, is hindi natin pwedeng idugtong yung crisis sa ROTC program because basic lang po ang tinuturo ho natin dito. These are just purely basic. If we will go beyond basic, then I agree. Then we have to probably address the basic problems in our basic education. But what we envision here is just purely basic training, so that there will be sense of patriotism, sense of readiness. Importante yung readiness eh. Gusto mong handa, pero hindi ka trained maging handa. Wala ka rin magagawa eh. So, that's what we envision in this ROTC program, Mr. Chair. Thank you, Senator Gatsalian, for that very good clarification. Alam mo ninyo, kung talagang balikan natin si President Manuel Quezon, yung Commonwealth Act number 1, kung sana mas unahin natin yung edukasyon, baka yun ang ginawang Commonwealth Act number 1. Pero ang Commonwealth Act number 1, panahon ni Quezon, is talagang about defense. Talking about defense of the state. So, yun lang po. Gusto ko lang idagdag. Senator Tolentino, you have the floor. Yes, we totally agree with Mr. Hilo that perhaps there are some rectifications needed as regards the basic education sector. But I can speak, and as Chairman De Vera can probably attest to this, it would appear that in this hearing, I'm the only teacher. You're a teacher too. I just came from a class last Saturday at Silliman University where I teach. They have a robust ROTC program. Last Tuesday, I had some lectures at the Philippine National Police Academy, and Cadet Las Piñas probably is aware of that. I am a teacher. I teach at the following schools, PNPA, Silliman University. Your Honor, sideline ko po ito. Nagtuturo ako, guru ako. I teach at the University of San Carlos Law School and even at the New Era University Law School in Quezon City. Having basic education, having education for that process is not a condition sine qua non to have a military training. It can go hand in hand. It is not a requirement. To love your country, it is not required that you have a high grade in algebra or even in basic English. To love your country should be inherent as a Filipino. So I agree with you that there are some corrections to be made, but it can go hand in hand, whether it is applied in tertiary education or even as being proposed by General Garcia here, senior high school. I speak
from my experience as an educator also. I am a teacher right now. Sideline ko po yon, General Bato. Every Friday, nagagawa po ako ng lesson plan. So I meet students like you. So I was surprised last Saturday, may formation sa Siliman University ng ROT. Sa Dumaguete. Sa Dumaguete po yon. And I see this happening in other parts of the country as well. These are, they have volunteered. They have chosen to be part of the ROTC program rather than the other program being offered to us, what my kababayan here, Angie Carriazo, mentioned a while ago. So, yun lamang po, modesty aside, I can claim to be part of the education sector, Mr. Chairman. Thank you, Your Honor, Senator Tolentino. From here, I would like to hear from Secretary Galvez, sir, then Secretary Popoy de Vera afterwards. You have the floor, sir. Yes, sir. To our honorable senators and our chairperson for subcommittee on Revitalized ROTC Act, Senator Ronald Bato de la Rosa, our friend from the Bangsamoro, Senator Robin Hood, si Padilla, and also we have Senator Win Gachalian, my kabayan, sir, and also our strong supporter from the ROTC, Senator Francis Tol Tolentino, to our friends, to our youths, and to our active supporters of the ROTC program. Magandang umaga po sa inyo lahat. To the honorable senators and also for those active supporters of our ROTC program, good morning. We in the Philippine Defense Establishment strongly support the reinstituting of the Reserve Officers Training Corps program as a mandatory component in all public and private tertiary education institutions and in technical vocational institutions. The revival of the mandatory ROTC program will further motivate, train, and organize and mobilize our students for national defense preparedness, including disaster preparedness and capacity building for the risk-related situation. Mr. Chairman, we awarded the 22nd Congressional Gold Medal, and we met even four of the centenarians last week, and we have seen also the conversation, their love of country, and many of them are ROTC graduates, sir. And nakita po namin talaga yung pagmamahal ng mga ROTC graduates na to, na even 100 years na sila ay tumayo pa po sa wheelchair yung dalawa, at nireceive po nila yung kanilang Congressional Gold Medal Award. Ito yung nakita natin na na-instill na parang heroism at saka yung heroic understanding ng ating mga ROTC graduates noong mga panahon na yon. At na sinabi nga po ni Yusek Cardena na talagang ang isa sa pinakamalaking pagkakamali natin, we were not able to prepare for the war. For the information of Mr. Ken Paolo Gilo and also our Akbayan youth, hindi po kailangan na meron po tayong tinatawag na nakikitang giyera. Siguro kailangan nyo pang mag-explore sa ibang mga countries, kasi karamihan ng countries, lahat sila merong 3 years na tinatawag na conscript service. Meron po kong alam na na-receive ko na sa akin nag-call na isang ambassador, yung kanilang country halos hindi nga nagkakaroon ng giyera. Pero siya, nag-serve siya ng conscript service ng 3 years sa military at saka sa police. Meaning, hindi kailangan na meron tinatawag tayo na sinasabi natin na there is an threat. Ang ano doon is ibang lahat ng countries sa buong mundo, meron silang conscript service at saka meron silang ROTC training. I trained sa Fort Benning 6 years. I thought yung mga kasama ko doon ay mga regular na mga taga-armed forces ng US. Karamihan pala sa kanila mga reservists at saka National Guard. And they took pride. Napakaano nila talaga yung sense of nationalism nila at saka yung sense of heroism nila na handoon. And ang nakakatuwa sa atin, nakikita natin ang ating strategic location. Tayo isa sa mga strategic locations na nakita natin by geopolitics. Talagang vulnerable tayo in terms of disaster and in terms of conflict. Dahil napaka-importante yung ating positioning. Kaya kailangan mas maganda na tayo
ay magkaroon ng preparedness. Si Manuel Tian, he's our chief of staff, and he's our mentor sa UPAPRO. Imagine si Manuel Tian. Buhay pa siya, no? Namatay na po siya. Siya po yung ano po ni ng ating dating sekgen, mga kamag-anak po ng mga Aglipay, na binigyan po natin ng ano, tinatawag nating binigyan po natin ng award, ng Peace Medal Award. Pero siya, ang thinking niya, kahit na siya, ano niya, thinking niya is peace process. Sinabi niya sa video kanina na pinanood natin that we should not repeat our own mistakes. Ang mistake natin, hindi tayo nakapag-prepare. Nakikita natin, Mr. Chairman, na talaga yung ROTC program, napaka-laki ng magagawa po nito dahil kasi the students will be trained to the limits. For the information of everybody, I'm also an educator. I train people. At by vocation, kasama po ni Senator Tolentino, by vocation, ako po, mahilig po ako magturo. And nakikita ko po yung ROTC program, the military training program. Experiential po ang training niya. Yan ang pagkakaiba po ng tinatawag natin sa NTCP. Ang experiential training is talagang po nasa sa puso niya yung lahat ng ginagawa niya. Yung survival instinct na handon. So yung sinasabi natin, yung mental problem, it can be cured. Kasi yung frustration tolerance ng isang tao, tataas. Meaning, meron po siyang magkakuhang experience na bakit ako nagahimukto, eh ganito yung nakikita natin na mas malala pa pala yung ginagawa ng ibang tao. So meaning yung mental, pwede siyang ma-cure. And then also, sa ating training, karamihan po sa ating mga sundalo, they are trained as mentor, as leader, and also as counselor. So meaning kung mayroong problema ang isang tao, marami po kaming sa ako, being a combat leader, na-expose po ako, marami po sa amin mga may napa-PTSD, pero nabibigyan po namin ng counseling. And because of the counseling, nagbabago po yung tao. So, yung po ang nakikita natin, I think the Senator Bato de Rosa is right, na napakatagal na natin na 21 years na yung NSTP natin. Hindi natin nakita yung tinatawag nating development sa atin ng ating mga youth ngayon, yung tinatawag nating sense of nationalism, self-observed, tinatawag na service, at saka yung tinatawag natin na yung commitment to serve our country. So, and also a part of enhancing our country's capacity to address calamities, disasters, and public emergencies, the necessary discipline and the virtues of nationalism, patriotism, and public service will be also inculcated in our learners. We fully commit to take an active part of this legislative process, and we thank all the senators and the authors of this revitalized ROTC Act. And we will, in the department, particularly in determining how best we can implement the reinstitution of the mandatory ROTC program in the tertiary and the vocational levels given our current set of circumstances. For the information of everybody, our armed forces is very, very professional. And and I would like to thank that our armed forces of the Philippines now is being rated as number one and the best institution in terms of professionalism and service. And we will attest and commit that our future ROTC program will be one of the best in the world. And we also wish to assure the honorable senators that we will be ready to diligently implement and same to ensure its success. And we recommend that we will be having an ROTC management committee that will supervise the implementation of it, which we compose of all the stakeholders, including our reservists and also DepEd, CHED, and the National Defense, and other youth organizations. Yun lang po at maraming po salamat sa inyo po lahat. Thank you for that commitment, sir. Commitment to produce very good ROTC products. Salamat. Kasi yun lang naman talaga ang ating habol, to produce quality products para sabihin nila na, para hindi nila sabihin na andyan, bumalik na naman, low quality yung produkto ng ROTC, ginawang for compliance lamang. So, as I would like to reiterate that I hope that ang ilagay ninyo ng mga personnel
to handle, to implement the ROTC program ay yung quality personnel talaga. Huwag yung kagaya noon na noong panahon, hindi naman lahat, pero pag wala kang kwintang opisyal, hindi ka pwede sa field, ROTC ka na lang. Doon ka sa ARISCOM ilagay, Army Reserve Command, kasi hindi ka pwede sa infantry dahil mahinang klaseng opisyal ka. So ang nangyari tuloy, ang resulta ng ROTC, sleeping under the mango tree. So yun lang sir, salamat for the commitment. Sana gawin natin standard talaga na mataas yung ROTC program natin, implementation. Sir, we will commit that we will give the ROTC program a very tinatawag natin siya na premium ano siya natin, and we will we will ensure that the Armed Forces of the Philippines and other affiliate reserve, we will put the best among the qualified, and we will professionalize the handling of the ROTC. Thank you sir. Sana magiging coveted position ng isang official na magiging commandant ng isang ROTC unit sa isang university. Yung pride niya na nandyan, dapat hindi yung pag ganun-ganun siya, dito ako nilagay para mahinang klaseng opisyal ako. Baguhin natin. Baguhin natin yung mindset ng ating mga kasundaluhan. Thank you, sir, for that. Sir, Popoy De Vera, you have the floor, sir. Thank you, Mr. Chairman and the other members of the committee. I am here personally to convey the full support of the commission for the reintroduction of the ROTC program. In the interest of time, I will really be more interested to answer questions as a resource person. But maybe just 3 points which was discussed earlier. No? There is reference to just continuing the existing NSTP program. No? First, when ROTC was stopped in the year 2000, there were about 800,000 ROTC cadets nationwide. Because ROTC became optional and only public universities were required to have an ROTC program, what we saw over the past 20 years is really a dramatic reduction in ROTC, because many private schools, especially the smaller ones, opted not to offer ROTC. The state universities are offering ROTC, but from the assessment of the data, only about 20% of the students go to ROTC, about 70% go to CWTS, and about 10% to the other one. No? So you can imagine the dramatic decrease in the ROTC program. Number two, we really cannot just continue the NSTP, because there are provisions of the NSTP that need to be changed or revised. I cannot answer for my predecessors in CHED, but when I was appointed chair of CHED, one of the major activities we did was to review the IRR together with the DND and the TESDA. So we issued a new IRR for NSTP because we found out that the implementation of the NSTP was not really well organized. No, the database, for example, was not well organized. The products of NSTP was not connected with the DRRM program of local governments. So in short, it became a requirement. But after the requirement, how to utilize them, how to link them with activities on the ground level, it's not very well designed. So we really have to take another look at the NSTP program. I do not recommend that it just be continued. Kasi nakita namin nila, ng DND na madami talagang problema. So the amendments we put in the IRR are really designed to mandatorily coordinate, for example, with the local DRRM councils, etc. So over the years, hindi nagawa ito, no? And third, Mr. Chair, there is concern about the administrative requirements of an expanded ROTC program. If you will allow, I have a short PowerPoint presentation, yes, that we can use, because what we require... Before the presentation, perhaps the chair can recommend to the resource persons here to partake of the lunch. Yeah, please. Thank you, sir, Your Honor, Senator Tolentino. Andiyan yung pagkain natin, yung meron, pwede natin working lunch tayo. Kahit sabi natin kaya, hanggang 12 o'clock lang tayo, pero
Napaka-importante po itong maiksi naman tuloy natin, kuti, sir. Tuloy natin. Maiksi lang yung presentation. Yes, sir. Go ahead, sir. Yeah. Because I think the biggest challenge when we bring back ROTC is really do an inventory of what is existing on the ground. Because there are many assumptions or there are many conclusions that may not be backed up by data. No? So if you just allow me to present, Mr. Chair, more than 2,000 higher education institutions, including satellite campuses of state universities and colleges in the Philippines, no, is spread across the whole country. Next slide, please. So there are 4.1 million students currently enrolled across the different undergraduate programs in the country. And so, next slide. And so if the target is really NSTP for the first 2 years, you're looking at a potential pool of about 2.4 million students that will be targeted. So next slide. So what we did, or what we instructed some of our regional offices to do, is really collate data on demographics of current enrollment in universities and colleges and current NSTP implementation. Inventory the existing personnel and resources currently being utilized for the NSTP implementation. And therefore, based on step one and two, adopt reasonable assumptions and make realistic projections relevant to a two-year ROTC program. No? And then recommend what can be included in the bill to help implementation. So I'll just give an example. Next slide. I'll just give an example of one region, no? Challenging region, Mimaropa, because it's composed of several islands, and Palawan is a very big island, no? So we have several, but I'll just show one. No? So in terms of data and demographics Mimaropa, there are 95 higher education institutions that have an NSTP program, and most of them responded to our survey. Next slide, please. And you will see that the enrollment for first and second year, potentially, you have 39,000 and 31,000 first and second year, so about 70,000 potential students who will be affected. Next slide, please. And this is the current NSTP modalities being used. If you notice, most are really in, if you look at ROTC only, there are only 8 of the 81 HEIs that are offering ROTC only. A lot of the schools are really offering CWTS, no? Next slide, please. And this is the current NSTP enrollment for ROTC, for CWTS, and for LTS in the region, no? So out of potential 45,000, about 13,000 are in ROTC. Next slide, please. And most of the enrollment is really in the SOOCs, both for the Army, the Navy, for the students. There is no Air Force ROTC in the region. And so about 8,800 are enrolled in the SOOCs for ROTC, and about 4,500 in the private universities. We also looked, and we also asked the 81 universities if they have existing NSTP offices. Most of them have already an existing NSTP office. So we're not really starting from scratch. It's not that administratively we build up the administrative structure from zero, because they have existing offices. And there are 70 AFP officers currently serving as commandants or ROTC personnel in the HEI. So there are existing ones. No? Next slide, please. There are currently 1,268 cadet officers
which are trained and utilized by the AFP to directly implement the ROTC program. And there are graduate military assistants and NSTP coordinators that are utilized in the implementation of NSTP. Next slide, please. This is the inventory of existing personnel in the region. Next slide, please. Both for commissioned officers and enlisted personnel. And next slide. And therefore, the estimated number of cadets to undergo the two-year ROTC program will be about 89,997 students. Next slide. What we looked into, is the possibility of clustering the ROTC programs across the 81 HEIs based on the number of cadets and location of HEIs. If you look at the next one, this is how it looks like, for example, in the province of Marinduque. The A portion there, can you go back one slide, please? Okay. So this is the island of Marinduque. The letter A is where there are existing ROTC programs. The other ones are potential ROTC programs. So what we can do or what can be proposed, next slide, is to cluster these programs together. No? For example, in the three units in A, there's an existing ROTC program in Marinduque State College and an existing program in Educational Systems Technological Institute, but no ROTC program in St. Mary's College of Marinduque. But the distance between these three institutions is 2.2 and 1.4 kilometers only. So the ROTC of St. Mary's can go either to Marinduque State College or go to the other one. It can be clustered, so you really do not need a separate ROTC unit there, no? In letter B, ganun din, no? They can go to Marinduque State College in the Santa Cruz campus because the distance is only 4 kilometers and 3.94 kilometers between the two. And the same with DNE, medyo mas malayo yung DNE. Next slide, please, because 18 kilometers yung Pagitan, so you might need two separate ROTC units in the campuses of Marinduque Midwest College and Marinduque State University, Gasan. We've done that for all the provinces, at least in the region. I think, Mr. Chair, once the ROTC bill is passed, the first task in crafting the IRR and facing it would be really to do an inventory of the assets at the ground level. And working on a better curriculum or a new curriculum for the program that will take a little bit of time so that we can plan correctly on how to maximize the existing resources and what kind of resources are needed. I think that those will be the first steps that will be needed in the joint work of DND, of CHED, TESDA, and the others. But it can be done. We have the data already. We just need to work on the data and design a better way to implement it. Thank you, Mr. Chair. Thank you, sir. Senator Tolentino? Quick retort, Chairman De Vera. Is your study comprehensive enough to propose a retweaking of the program that would entail its being dovetailed to actual realities on the ground? For instance, if you're talking of state universities in the mountain province, Cordillera, we don't have to have state colleges and universities having naval ROTC. If you're talking about Palawan, which is part of this, although you presented Marinduque, if you're talking about Palawan, we would probably envision a more vibrant naval ROTC program. No army, no air force, just navy. Because that's the West Philippine Sea. So what I'm saying is this. Can your recommendation before, we're now speculating that this will be approved unanimously, can your recommendations include
actual realities that probably would likewise entice the youth to join this program because that's part of their environment. They are Kalingas, they are Ifugaos, so they are more attuned to the trails of the mountains. They will not be interested in joining the Navy. They will not be interested in joining the Air Force. For Palawan, these are the sons and daughters of our fishermen interested in joining the Navy. So can it be retweaked like that? Or do you have already a recommendation that would perhaps encapsulate what I have just said? Thank you, Mr. Chair. We will need some time to put the data on GIS and plot it around, no? And work with the DND and the AFP on tweaking this according to the areas. But it's not only the AFP and DND, Mr. Chair. The Philippine Coast Guard can also be a partner in the ROTC program. I just had a memorandum of agreement with the Coast Guard on the implementation of maritime programs in terms of our compliance with EMSA. And I found out that there's already 26,000 personnel of the Coast Guard in the whole country, and they're targeting to go as high as 70,000 because they want their presence to be felt in all the coastal areas. That is a potential for ROTC programs to be linked there also, and for other areas also. But we have the data, so we can plot it and sit down with the DND, the AFP, and the others, and as you said, put a logical, you know, framework on what type of ROTC would be practical in those areas. Thank you, sir. Napakaganda yung presentation mo na yung mga yung clustering of universities and colleges to form one single ROTC unit because it will somehow partially address the manpower concern of the AAP and DND. Hindi naman ibig sabihin, 2,431 HEIs in the whole of the Philippine archipelago, therefore you need 2,431 commandants or na rango major to lieutenant colonel ng armed forces, di ba? So meaning, that will address your manpower concerns. Napakaganda yun. At another one, yung present mo na established na pala kahit na walang ROTC program yung HCI na yan, but meron silang existing NSTP program, hindi yan pumasok sa ulo ko kung hindi mo present, sir, na yung palang NSTP offices nila, tanggalin mo lang yung karatulan ng NSTP, palitan mo ng ROTC office, yun na, boila. Nandiyan na, meron ng existing na infrastructure for the ROTC program. So, thank you for your presence, sir, at yung contribution. And I hope, alam ko naman na yung samahan ninyo ni Secretary Galvez dates back to prehistoric siguro na kon. Ang ganda ng teamwork niyo, lalong-lalo na sa pandemic. This government could not have been very successful in its pandemic program kung hindi yung samahan ninyo, yung coordination ninyo ni Secretary Galvez. Kaya we expect, the Filipino people expect na magandang implementation nitong ROTC program with both of you at the helm. At sa, sino TISDA ngayon, sir? TISDA. Sino bagong TISDA, Secretary? Danilo Cruz po. Cruz? Yes, sir. Bago yan, no? Bagong appointee. Yes, Yes, Mr. Chair. Kayo na bahala doon. Samahan na lang nyo. Alalayan ninyo. Mr. Chairman. So, thank you, sir. Thank you for that. Yung commitment ninyong dalawa na you are fully supportive of this program. Kaya tumatawa yung mga proponents nitong measures na ito na maganda palang magiging kalalabasan nito with you. At dahil, Senator Gatsalan, later, Justin. Yeah. Mr. Chairman, I thank you. First of all, Thank you for those information coming from Chair Popoy and Secretary Galvez. We have a fundamental issue or fundamental topic that we need to discuss, and I raised this during the last hearing, and this is the issue of budget. No? And this is very fundamental because
now that we know how many students are there in first year and first year and second year college, we know how many HEIs are there. We know how many commandants we need in order to roll out this nationwide. I requested the DND to present to the committee in the spirit of transparency, how much do we actually need in order to roll this out properly, and what are the timetable, what is the plan to roll it out. And I want to take advantage of the presence of Secretary Galvez here, no? So because it's also very important to talk about budget, no? So that the appropriate support will be given in order for this to succeed. Yes, Your Honor, thank you. Before Secretary Galvez will respond to that, yes, later, earlier, before we go down to this committee hearing, napag-usapan namin doon sa taas regarding yung budget, ha? Isang portion ng budget, isang portion lang, regarding doon sa free uniform, one set of uniform for first year college students. Sabi ko, sino maghawak ng budget na ito? Is CHED ba o DND? And according to DND, maganda yan, sir. We will prescribe the specs. We prescribe the specifications. Then, CHED na ang maghawak ng pundo na yan para pagpambili ng uniforme, dahil sila naman may alam kung sino yung mga estudyante nila, at ilang estudyante nila ang kaya kinakailangan na magkakaroon ng one set of uniform. So isa yan sa napag-usapan namin kayo na. At pangalawa, yung pacing. Sinabi ko yung concern ko because earlier parang may narinig ko sinabi ni Secretary Galvez na ang pacing nila within 4 to 5 years. Sabi ko, alam mo, pag this bill will be signed into law this year, apektado na dito yung first year students na mag-enroll within this year. At kung 4 years yan na gagawin mong pacing, paano yung mga estudyante sa eskwelahan na ang pacing nila ay nasa fourth year na sila mag-o-offer ng ROTC dahil nga may pacing, masakripisyo yung kanilang graduation after 4 years dahil hindi sila compliant to the requirements of this law. So sabi ni Secretary Galvez is, gawin nilang 2 years ang pacing. So, good enough, fair enough para doon sa mga estudyante na apektado this year na mag-enroll, pwede pa rin sila, hindi mahirapan. So, you can respond to that, sir. Yes, sir. We commit, sir. Actually, magkasama naman po kami, sir, ni Sir Popoy. And you have seen our tandem during COVID-19 na almost 100% yung fully vaccinated na, sir, natin. And we saw yung aming commitment, both of us, secretaries, that we will really commit on this. For the indulgence and also for to comply with the requirements of Senator Gachalgan, may we have a short presentation from Colonel Ronald Acodia. Go ahead, you have the floor. Tukayo pala kita, no? Mr. Chairman, yeah. If I may just clarify. Is the word facing equivalent to transition period? Or the facing would mean the temporary halt in the implementation because it should not be applied retroactively? Or is there a Secretary Galvez was talking, utilizing his phone. So is facing tantamount to a transition period? Would there be no retroactive effect? Or is there a possibility for those who would be graduating when the program is implemented to have a short crash program, a mini ROTC program, just to fulfill the requirements for graduation, say perhaps 3 weeks, 4 weeks before graduation or the summer period, just to comply so that it will be applicable to all? Otherwise, we'll be in a period wherein we will postpone implementation because it will affect those who are about to graduate, or we will have to let go of a 4-year program that will graduate first before we fully implement this. Ganun ba yung intindi ko doon? O medyo naguluhan lang ako doon sa terminology.
Yes, sir, you have the floor. Sir, when we say the pacing, sir, kasi sa ngayon po, sir, yung ano, budgeted na po ngayon, sir, bali 2023, tapos na po yung budget natin. Ang ano namin, sir, ng pacing is the next, yung we will fully implement, sir, yung natin, yung program. It will be on the third quarter of 2024 school year. Meaning, ano po, yung ito pong year na to, we will be used for full transition and also for preparation, yung mga requirements. So meaning, yung lahat ng mga requirements natin, yung mga training of the trainers, yung mga commandant natin, pinaprepare natin. And we have more than one year and a half to prepare. And this is good dahil kasi maganda yung preparation natin. Yung sinasabi sir ni Sir Bato, na lahat ng pupulin natin ito magagaling, we have more than enough to select and also to train them. Yung sinasabi nating facing is, sa ngayon sir, meron tayong more or less 774 na active ROTC. Meron po tayo na mga ginagawa. ROTC units. ROTC units okay. Po. Yung po yung mga sa SUCs natin na nagkakaroon ng tatawag nating voluntary ROTC. Meaning meron tayong ini-implement po ngayon. Ang maganda po dito, pwede po nating himay-himayin yung mga gandang ating ginagawa and then we can have the curricula and program pattern on the you know the good things that we are doing right now. And ang nakita na po natin, pagka sinabi po na sa inyo, full implementation, we can fully implement already 2024 of the third quarter kasi budgeted na po tayo doon. But I believe in order to further explain yung facing po natin, may we request si, ano, si Colonel Ronald Kulya, one of our specialists for reservist affair. Thank you, sir. Basta ang concern lang ni Sir Tolentino dyan palagi is that as far as the implementation of this program is concerned, implementation of this particular law, kayo na dyan sa executive department, basta please don't bear away from the spirit of the law. Yun lang naman talagang requirement namin. Nagagalit si Sir Tolentino kapag mayroon kayong IRR na ginagawa na nag-overrule sa law itself. Kaya yun lang, within the spirit of the law. Ano pa expect you to do that? Mr. Chair, very quickly before... Yes, sir. The UP kasi, no, because of its historical presence in the ROTC system and given the leadership that you've taken over the last 100 years, I think we can really help in the implementation, especially with regards to UP. As long as we're allowed the flexibility to be, you know, innovative in the implementation of the program. Kasi mas madali yung coordination namin between the DMST and the UP system. I'd just like to put it up, and somehow we can put that in the provisions of the law during the technical working group. Thank you, Your Honor. Thank you, sir. Noted po yung sinabi mo. Sir, we are very very glad for the volunteer of the UP Vanguard. We know that one of our best ROTC units are the UP Vanguards, and we are welcoming them. Their recommendation that be included in our planning. And also, we recommend that on the question of Senator Francisco Tolentino, we can put some transitory provisions wherein yung mga malilep out na mga nahandun sir sa ongoing classes, maybe we can have yung tinatawag natin na mga ginagawa natin na compact na mga training like what we had yung executive program. Executive program. For those who are fourth-year students, yes. Who are still willing to join the ROTC program, about to graduate, yes. So they should not be denied yes, that opportunity likewise just because the law was implemented when they were about to graduate. Yes, sir. Yes, sir, we can put that in the transitory provision po, sir. Thank you, Senator Tolentino. Maganda yun na nabanggit mo. At least yung mga talagang patriotic na kahit na hindi na ni-require sa kanila, gusto pa rin nilang sumama, then they can avail of this through that executive program. General Alcudia, I am now promoting you to general. Basta maganda lang pagka-implement nitong kuwan, ha? Itong ROTC program, ha? Sige, go ahead. You have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Sir, premised on the previous hearings discussions that the mandatory national program will be properly staffed and adequately supported, the AFP was tasked to plan for a implementation at the soonest possible time.
Sir, these are our figures. This is different from the CHED figure because this is a 2020 data. We based it, sir, on a 2,396 higher education institutions. We plan for a conservative staffing of 2 officers and 2 enlisted personnel per ROTC unit, composed of both male and female personnel. We came up, sir, with this 9,584. But again, sir, with the proposal and the study of CHED on clustering, this can be reduced significantly. Next, please. We have proposed, sir, a 5-phase program. In greater detail, sir, next slide, please. Sir, we are looking at the remainder of calendar year 2023 for the training of the core group to develop about 120 military personnel selected to compose 40 mobile training teams. The administrator's training will be conducted in 2024. This will also include the enhancement of the 774 ROTC units existing and the preparation of ROTC units or less based on the clustering concept in 1,622 higher education institutions. With this preparation, sir, we see that we can implement the program starting academic year 2024 to 2025, when the ROTC units in the higher education institutions shall have been established. We put, sir, a 1.8 million student cadet estimate. This is, sir, based on the data that 81% of graduating high school students enter college. On the second year of implementation in school year, in academic year 2025 to 2026, we shall then have second year ROTC cadets, again an estimate of 1.8, but iba yung ano sir, yung data ng CHED because of the attrition, and a first year ROTC number of again 1.8. This will again, be subject to further study, sir. So we see, sir, the full 2-year implementation by academic year 2025 to 2026. Next slide, please. Sir, we made some estimates on costs. Again, sir, yung estimates namin dito will be adjusted based on our discussions with CHED. Next, please. Sir, this is just an estimate of how much it will cost to establish an ROTC unit. Again, sir, this will be subjected to further study. Next, please. Wala pang input ang CHED yan, ha? Sa inyo pa yan, sir. Sa inyo. Okay. Amin pa lang to, sir. Yes, sir. Next. Baka liliit yan kapag mag-input lang yung CHED yan. Sir, this is not we included this, we discussed this in the last hearing. This is mandated by Republic Act 7077 that we have not implemented for the past 30 years. But with the clustering that CHED has proposed, there might really be a need to have a center in all our provinces. Because while we can conduct the training in the schools, we cannot do familiarization firing, the water search and rescue and other important skills in our campuses. So this might be included in our plan, sir. Yes, sir, but be reminded that we maintain the basic principle na sinusunod natin na DND provides the training and higher educational institution provides the venue for the training as much as possible. Ganun talaga yung ating sinusunod, ha? Thank yes, sir. Next, please. Sir, these are our projections based on the phasing. Again, sir, you will see that the biggest expense here is on personnel services because we planned for new recruitments. But the intent, sir, is to put regular personnel on the first 2 years of implementation so that we can hit the ground running and also to ensure the accountability of personnel detailed for ROTC training. So magkano?
additional? Sir, on our estimates that there will be recruitment, may three options kasi kaming binigay, sir. The first is all regular personnel. If we recruit, it will be about 20 billion, sir. 50 regular personnel, 50 reservists on military auxiliary service, and then 25% regular and 75% reservists. Again, sir, these are estimates based on regular recruitment. Kaya malaki, sir. Regular recruitment. Yes, sir. Pero hindi pa naman talaga yan na habang pawala yung problema natin sa insurgency, we can shift focus. Yung mga tao natin na sa field, pwede natin i-pull out yun. At least yun, mga veterano na yung sigira, alam na kung ano dapat ituro. But anyway, sige lang. You go ahead. Sir, this is our last slide, sir. We were also looking at what would be the additional requirements to sustain the program, sir. But this is just a two-year estimate, yung aming up to the full implementation, sir. Comment, Department of Finance. Nakita mo kung gaano kalaki yung requirement nila? Your Honor, good morning. We usually defer this matter to the DBM, Your Honor, on budgetary and appropriation requirements, Your Honor. DBM. First DBM, yeah. You comment. Good afternoon, Mr. Chair. As mentioned in our position paper dated October 25, 2022, we mentioned that the amount necessary for the initial implementation of the PROS benefits, that would include the provision for military uniforms and other allowances, prescribed by the Department of National Defense, may be sourced by the AFP or agencies concerned from the available funds in their regular programs, subject to existing budgetary and accounting rules and regulations and applicable laws on the matter. In general, sir, we interpose no objection to this legislative measure. Galing! Humahanga ako sa DBM at DOF ngayon, pero very supportive sila sa mga programa ng gobyerno. Unlike noon, palagi this department interposes objection for reasons that ganito, ganon. Yung palaging problema noon eh. Ngayon, yung sabi nga, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, alam natin yan, di ba? So, salamat sa suporta ninyo. Mr. Chair. Yes. Go ahead, Senator. Just on the budget, Mr. Chair, no? Yes. So that everyone will be on the same page. From what I get, is 2025 will be the full implementation. Tama po ba? And then there are three options given. Can we flash on the slide? Option one will be all regular personnel. That will cost us about 20 billion. Tama po ba, sir? Yes, sir, because that was based on a recruitment of 9,584 personnel. Yes. And then option B is 50-50, 50 regular, 50 reservists. That will cost us about 18 billion in 2025. I'm just focusing on the full implementation. And then on option C, 25% regular, 75% reservists, that will cost us 16 billion. No. Yes, sir. Correct. Yes, sir. But I also saw something here. The assumption here is you have 1.8 million first year and 1.8 million second year. Yes, sir. We estimated, sir, based on a grade 11 recruitment of 2.1 million and 80% going to college. So in this case, you're targeting 3.6 million students? With that amount, with that estimate, sir. But obviously, the CHED disclosure is 2.4, so malaking tipid na kaagad doon. Yes, sir. The personnel services will be reduced, sir, because of the guidance that we can shift personnel from existing active force units to this new mission, sir. Kasi my point here, Mr. Chair, is let's with all these numbers coming out, no? Of course, unang tingin, 20 billion, 18 billion, 16 billion looks big. No? But if you drill down to the numbers, marami pang pwedeng tipirin eh, no? And then siguro what I would like to propose from Secretary Galvez is to already precisely narrow down the budget, no? Because if we can bring this down some more, then it will be more palatable to
of course, our senators and also our the DBM and DOF. I think, to be honest about it, I was running basic numbers. Parang lumalabas per head, pag sa 9,000 ha, na commandants, lumalabas 106,000 a month yung kanilang sweldo or honorarium. Obviously, that's quite big, no? So I think we can still rehash the numbers, no, and lower it down. This is just off top, General, Secretary Galvez. I was just running it basic kasi I wanted to see where we can still reduce in order to make this economical. Yung number of students, malaking bagay na yan. No, malaking bagay na yan. So if we reduce the number of students, we reduce the number of commandants. Then Secretary Popoy or Chair Popoy recommended some clustering. Obviously, that will reduce it some more, no? So I think we can still make this more economical and palatable. So that's our request to the DND to recalculate so that we'll have a realistic number. Yes, bababa pa yan. Hindi lang sa personal services, kundi pati capital outlay. Dahil yung capital outlay, yung requirement nila na maggawa pa ng mga building ganun, meron naman sa existing ngayon na mga inistipi building sa mga eskwelahan na pwedeng gagamitin yon. So, dramatically, bababa pa ito. So, pakiayos lang niyo para pagdating sa budget ay hindi tayo mahirapan magpapalusot. Sir Popoy, go ahead. Just 3 points, Mr. Chair. Regarding the number, we can get DepEd data on graduation. Historically, about 50% of those who finish high school proceed to higher education before free higher ed. So it's a little bit higher now because of free higher ed. So maybe it can go to as high as 60%. But we can get the data from DepEd and estimate how many are coming in. So that's one. No? The second one on clustering, and another good reason why clustering would be good is because the bigger universities have better facilities than the smaller ones. One reason why many private schools are reluctant or don't put ROTC is because their facilities are smaller. Their campus is smaller, etc. So if we cluster, our state universities and colleges have parade grounds, they have, you know, they have swimming pools, they have sports facilities that can be shared with other universities if we do an imaginative way of clustering them. No? So as I said, yung unang challenge yan is really putting the data on the ground. No? In CHED, maybe it will take us maybe about 3 months to put all the data together, put it on GIS, and do some estimations on that. We only did it for Mimaropa just to show the concept, but it took us only about a week to do it for Mimaropa. So baka naman kayang mas mabilis for the whole country. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you, sir. Before General Alcudia, nakalimutan pa natin yung local government na malaki ng pundo nito eh, dahil sa Mandanas ruling eh. Sigurado ito, pwede pa ito sumuporta sa ating ROTC program. Yeah, go ahead, Governor. Yes, sir. Thank you very much. Again, sir, pwede pa natin mapababa yung budget. Kung pwede tayong lumabas doon yung sa DND provides the training while CHED provides the facilities, pwede naman kumombine eh. We have existing facilities with RCDGs, for example, and provincial government as well on the training on the PDRRM, all related to this. We can borrow all those from the local government units. Although, sir, yung Mandanas, marami lang dinevolve, pera lang ang kulang. Trabaho ang dinevolve ang marami doon. So, yun ito to. So, with clustering also, kasi ako sir, galing din ako doon nga sa ROTC, meron yung sinabi ni Senator Tolentino kanina, pwede naman yung basic summer camp, yung ibang hindi, ano, kasi ako graduate ako ng basic summer camp eh, kasi wala kaming ROTC sa seminary. For 2 years, wala akong ROTC. Nung lumabas ako, I went to Ateneo, ayaw akong pag-graduate in dahil wala akong ROTC. So I have to do that in the camp for 40 days. So pwede doon gawin. 40 days yung session? Yes, sir. Kada MS, 10 araw. Apat yun, 10 days sa first semester, sa buong taon, 20 days lang. So pwede yan sa kampo na gawin. So dalawang taon mo, 40 days ka sa loob. So doon lahat. Pati mga evaders noon, sir, hinuhuli. Lahat na evaders tinadala doon. Kaya ang classmates ko, mga evaders lahat. So mga 2,000 kami doon sa kampo ng Davao.
And we were taught and we learned. So when I went out, I took advance in Ateneo and I became the Corps Commander. I believe sinasabi na pag-usapan na natin kanina na it's the primordial concern of every citizen to do his task to defend his country. Okay naman yung mga kabataan natin dito na na-explain naman natin. Dito na lang sa budget, babae na lang natin to. And I believe na yung sa transition period kaya natin ano, magawa to. At the same time, the local government units can support and itong mandatory ROTC programs. In fact, in Dagat Islands, I issue executive order na pag grade school ka sa elementary, mandatory ang scouting. Pag high school kayo, mandatory ang CAT. Pag college ka, mandatory ang ROTC. This coming school year, magsisimula na yan sa Dagat Islands. And we will be declaring also that all able-bodied citizens should undergo military service in Dagat Islands. Galing. Dapat sana lahat ng gobernur ay pareho sa iyo, Governor De Mere. Hindi, pareho sa akin lahat ng gobernur, sir, at yung senator natin parehas ninyo. Hindi tayo matatakot kung ano mangyari in the future for our country. For the past 21 years, wala tayong ginawa. Yung lahat naghahanda. Hindi natin alam kung kailan magkakaroon with the squabbling now in the Pacific. Kami sa Dinagat Islands, kung ang unang gira noon sa World War II, doon sa amin dinala. Kaya we are training now. We are preparing. Kaya kami ang unang biktima. Hindi lang on military matter. Kami yung dinadaanan ng bagyo. Kung hindi prepared yung mga tao namin, kami yung unang biktima. Dumaan si Yolanda sa amin dahil prepared kami. Mga bata, training namin, walang patay. Dumaan si Odette sa amin, lahat maraming namatay, anim lang sa amin sa Dinagat Islands because we were prepared. Thank you very much, Mr. Senator. Thank you, Governor De Mere. Mr. Chair. Napakaganda pala ng ginawa ninyo. Continue. Sir Chair. Sir, limited yung time natin. You can make it short, sir. Yes, kay, sir. May tutuloy pa ni General Kulja yung kanyang presentation. Sandali lang, sir. Sandali lang. Go ahead. Sir, although we manifested our proposal earlier that it be done in high school, but whatever is the decision of the group, we will fully support that. Dinara will fully support that. And also, on the reduction of fund requirements, our members are more than willing to be assigned as commandants or training staff. That is with a very little cost, because it may entail only the instructor duty pay for those who will be assigned as instructors and commandants, because our members are the retirees and the reserves. And also, one of the issues here is on facilities. Kasi sa school, they are more than willing to accommodate active personnel because it enhances the security of the school. Kaya yun yung mga per experience, ang tuwan-tuwa nga sila kapag sinasabi namin may ROTC dyan and we will be detailing two active personnel. Tuwan-tuwa sila dahil nadadagdagan yung security personnel nila to help secure the campus. So it will really reduce the cost of the conduct of this training. So yun lang po, sir, at maraming salamat po. Thank you, sir. Alam mo kung lahat tayo sama-sama dito, nagsusuportahan itong mga gobernador, tumutulong, mga LGOs, yung mga retired, tumutulong, mga reservists, tumutulong. Ang ganda ng takbo ng programa na ito. Sir, nakalimutan lang, sir, o konti lang. Sir, yung tungkol doon sa funding pa rin, there might be a need for some paradigm shift in the modernization program of the armed forces. Because the focus of the modernization was on equipment. Siguro kung during the transition period, magkaroon tayo ng little paradigm shift to defer one of the major procurement and allocate the fund for the ROTC during the 2 years lang. Kasyang-kasya na yan. We can source it there. Okay. Thank you, sir. Anyway, ako naman mag-sponsor ng DMD, AFP, DMD budget. Bulungan mula ako kung anong dapat kong gawin. Mr. Chair. Anyway, sir. Yeah, go ahead, General Rudel. Sir, quickly lang.
I remember right, sir, nung, when we were discussing the Senate bill on mandatory ROTC in senior high school with the then chair, Senator Gatchalian. DepEd and the DNDAFP had already formed a technical working group for a pilot program for senior high ROTC in senior high schools. It was a working program already. DepEd funded the workshops. Okay, we also the AFP also had its contribution for the workshops. We even came to the point of having a trainer's training in Tansa, Cavite. So I think to fast track the implementation of the program, we need to do a pilot program. It can be select schools. Like for example, there's a senior high school, sir. There were already 100 senior high schools which were pre-selected by DepEd and whose would-be instructors, commandants, were also selected by DepEd. So we could start doing the legwork already for that, sir. It can be part of the phased implementation of the program, not necessarily a transition provision. So, and then of course, kasama na dun, sir, yung not only training the teachers for the program, but also capacitating our reservists. Our reservists are our force multipliers for this, sir. I will speak strongly for the reservists in this regard, sir. That's all. Thank you very much, Mayor. Thank you. General Kudya, continue. Thank you, Mr. Chairman. Sir, the substantial budget estimates were really developed with the intent to rectify the perennial problems that surrounded the ROTC, sir. Staffing, mobility, facilities, equipment. These are the problems that undeniably contributed to the failures of the ROTC of the past. Yes, sir, we will work to rectify the estimates based on the discussions here. And sir, I'll just like to inform, kasi hindi nasama sa presentation, sir. One of the key costs was in the draft bill, there was the free uniform. Based on our estimates, sir, this will amount to about 6.3 billion. So a year. So maybe that one, sir, even though if we reduce the number, sir, that may have to be studied, sir. Thank you. Senator Tolentino, please. Chairman, I think during the IRR crafting, we might as well involve the Secretary of the DILG because as I have mentioned during the previous hearing, and this for the information of Governor DeMary, in Tarlac province alone, 5,000 ROTC cadets were recruited by Governor Susan Yap and the uniforms funded by the provincial government of Tarlac. So there could be variations on this. DILG can be involved. The local government units can be likewise be part. So it can be done. It can be done. We will do it in Tagaytay. In Cavite, we will have the ROTC cadets provided even with boots. So it will downgrade whatever estimates we have here. Thank you, Mr. Chairman. I think Commissioner Chairman De Vera. Thank you, Mr. Chair. There are also state universities and colleges that are already linked with local governments for their ROTC connected with the disaster program of LGUs. We can submit the necessary names of the schools that have existing programs that will also reduce cost and also to show that we're not starting from scratch. Meron ng iba na imaginative souks that are funneling their ROTC people to work with the local governments already. Thank you, sir, for that input. We'll take in mo yan. About the budget, Chairman. Short question. We can even probably entice the growth of our tailoring industry. Totoo yan. Yes, because a lot of tailors will have jobs. The tailoring industry is just working during summer basketball season in the countryside. Now we will have a growth and a resurgence of a backyard tailoring industry. Textile industry. Textile industry. Yeah. Yeah. Ang daming kwento, epekto. DepEd, sir. Go ahead.
Thank you, Mr. Chair, and to all our senators here. I heard several times that the senior high school was mentioned in the discussion, but let me just share once again the position of the DepEd that it supports the ROTC in the higher education and in TESDA. But last January 30, 2023, our VP and Secretary made the basic education report. And let me just cite some of her key messages. Our VP and Secretary highlighted that DepEd will embed the culture of peace in the curriculum, which would be vital in ensuring learners that would lead to the promotion of peace and order in war-inflicted areas. She said, we will integrate peace competencies such as social awareness, responsibility, care for the environment, value for diversity, self-esteem, positive character, resilience, and human security into the various learning areas of the K-12 curriculum. End of quote, Mr. Chair. Thank you very much. Mr. Chair. Short question po, Mr. Chair. Magtatanong ka? Apo. Regarding po sa budget, yeah. Mr. Chair, if CHED has figures on how much private schools would incur in terms of cost in implementing the ROTC, yung pinakamalaking concern dito, Mr. Chair, ay karamihan na sa ating mga private schools had have to face closure, no? Nitong lockdowns because of expenses incurred na walang pumapasok for enrollment. At second, posibleng maipasa ito sa mga mag-aaral at sa mga parents if may additional na tuition fee incurred from implementing ROTC among private schools. So if CHED has that data. Yeah. Yeah. Sir, you have the Mr. data? Chair, yeah, go ahead, sir. It is already included. There is an NSTP fee that the students pay as part of their enrollment. May bayad ng NSTP ngayon eh. So it's not a new cost. So the cost will be basically for the uniform and the other things that can be passed on to the students or to the parents. That's why we have to look seriously into the uniform issue, because that will be heavy for some families. Pero mayroong cost na ngayon ng NSTP in the current one. So if there's an increase, we'll have to do some estimation on that, Mr. Chair. Thank you, sir. That answers your question. If sa private schools po, Mr. Chair, how much would that cost in total? If may models po yung CHED on total of costs incurred for private higher education institutions in implementing ROTC? Sinabi na yung ma-private man or ma-public, meron tayong existing NSTP program. So yung gastos nila ngayon sa NSTP, pag na naging batas na ito, it will repeal the NSTP law. So yung magiging gastos nila instead na mag-enroll ng NSTP, doon na ibabayad sa tuition fee for ROTC. Mr. Chair. Yes, sir. Mr. Chair, the general estimation is that the NSTP fee is 50% of what they pay per unit cost of their tuition in private schools. So it will depend on the tuition being charged, on how much per unit yung tuition cost nila. So 50% of that is how what goes to NSTP. Meron kayong circular niyan, sir? That has been the practice under the NSTP talaga law. Yeah, nandun na sa batas yan, Mr. Chair. So yung binabayaran nila ng per student is 50% of what they pay per unit cost. So depende niya sa eskwelahan. So depende sa kung mahal yung matrikula nila. Sinisigil ng estudyante. So there is no uniform NSTP fee. Thank you, sir. So we can generate that data based on, we can ask the schools basically, kasi alam naman namin ang tuition fee na sinacharge nila. So we can do some estimation of how much NSTP money the schools have. Thank you, sir. In addition to that, Chairman, sir, dati kasi sa ROTC, walang sinacharge yung mga private schools. Dumating si NSTP, nakapag-charge sila, mita sila. Kaya ayaw nilang ibalik yung ang ROTC. Dito pa yun. Kasi kumita sila, ayaw kaya mga estudyante, makapusot sila sa NSTP, sa ROTC, makapusot kunti. Ayaw nilang mang-matcha, kaya ayaw nila ROTC. Lang, basic as that.
Sure. Ah, okay, okay. Thank you. Thank you for that input. Mr. Chair. At least, In the presentation of DND, here in page 5, maybe we can flash it. Minimum ROTC unit equipment requirement for HEIs not offering ROTC. Tama po ba, sir, na those HEIs who are not offering ROTC would only spend 168,000? Tama po ba? Sir, those are basic requirements, sir. Because, sir, the office, the training ground are not included, sir. Ah, one time, sir. Yeah, one time lang to. But of course, the grounds are there na eh. No? And then, but to operationalize ROTC in schools, 1,600,000 ang gagastusin? Sir, it's 168,000, sir. Sorry, 168,000? Sir, that can be reduced with the clustering, but yung equipment yan, sir, you will see the compass, the right. But that's not so much. Yes, sir. 68,000 is really minuscule, no? To operationalize ROTC in a school na walang ROTC. Kasi kung meron ka na, then you don't need to spend this much, no? But if you have, if you don't have one, this is only the cost, no? I think this is what si Mr. Balani was asking. So 180,000 per school. 168,000 per school. And this can be reduced pa. So it's not so much, Mr. Chair. Ah, I agree. Minsan yan, kung minsan nga, hindi na nga bibili ng kumpas yung kuwan yan eh. Yung ROTC unit. Manghiram na lang doon sa mga army na mayroong kumpas. Pwede na gamitin yun. Hindi naman everyday ginagamit yun, di ba? But anyway, kailangan i-provide natin talaga yan para sir, hindi pausyaw sir, sir, sir. Training. Go ahead. Yeah, konti lang. Konti na lang, sir. Dati kasi yung may mga ROTC offices, makuha na yun sa budget nila. Nung nandun ang ROTC, pinalitan ng NSTP. Pinalitan lang nila ng pangalan ng NSTP, yung ROTC. Ngayon, tanggalin natin yung NSTP, nandun pa yung ROTC. So kung yung mga office na ginagamit noon, magagamit rin yun. So wala tayong cost yung mga sinasabi natin. Compass, nandun naman doon sa ICDG yan eh. Sa ma-preading lang man na class yan ng advanced at yung sa basic sa third class probably. Ang matindi lang ngayon, sir, ito lang yung nakikita ko na problema, honestly, is noon ang ROTC, lalaki lang. Ngayon, kasama na yung lalaki at babae. Hindi na nga makasya noon sa ground. So yun ang dapat kandaan ng CHED at ng DND kasi dumoble yung ano eh. Kulangin talaga ng instructors. Anyway, kung makapagbigay tayo ng incentives on the advanced students that will be teaching, yun naman ang ginagawa eh. Yung second class naman ang nagtuturo sa fourth at third class eh. Kung if you have many advanced students na magtuturo, so sila yung pwede nating maging teacher na puno doon, walang bayad yun. So yun ang isa sa mga magiging makakat yung cost sa maglalagay. Ang inaaral ko, ang iniisip ko, wala namang problema yung kinaser Balani, yung sinasabi nila na may babayaran sila. Wala naman silang bayaran doon eh. Walang extra cost doon sa kanila on their side. Kasi kung nag-NSTP sila, meron man din silang mga uniform. May mga lakad-lakad, may mga binibigay din silang mga contribution to be able to pass NSTP. Kaya all the rest, parang walang extra. Balik mo lang yung original na form. But in a way, maayos man yan yung budgeting and everything. Yun lang sa yung ground, kulang talaga, at ang yung firing range in every RCDG. Yun lang palakasin natin. Isa siguro sa DND, magpaday tayo na yung sa ating J8 na mga 3-star general, 4-star general, tapos yung RCDG, gawing isang star na general. Okay, para maraming general. Kung kasi ganyan, tapunan lang yung RCDG ng mga hindi magagaling na sundalo. Pero maraming magagaling din siya natapon kasi hindi man tayo makaproduce ng mga magagaling na reservists kung hindi. Pero yun lang ang concept na yun. Pero kung if we have 1-star general and we can form one brigade province, then we have stronger armed forces na reserve force. Thank you, sir. Thank you. The requirement natin sa kumpas, alam nyo, meron na tayong app sa cellphone na kumpas eh. Hindi na kailangan bumili ng kumpas. Gamitin yung ma-preading ka, like, ipato mo yung cellphone mo doon sa mapa. May kuha na tayo, meron tayong app na kumpas. But anyway, General Senator Padilla, after General Salazar,
Si Senator Padilla na. Go ahead, sir. Sir, good afternoon again. Sa akin lang, sir, after all this discussion, sir, ang pinagdedesisyonan natin yung tao na papasok sa ROTC. Can we also conduct let CHED and DepEd ask a survey kung senior high ba ang gusto or sa college? Because we might be deciding, nakuha kitong idea, sir, sa UN, sir. Nung binigyan, sir, natin ng, yung Afghanistan, sir, hindi pa nakuha sa Taliban, nilagyan ng atabay at yung balon doon, sir, pump. And then, after 2 days, nagiba na, sir. So, nagtataka sila kung bakit nagiba. Inayos, nagiba uli. Nung binantayan, hindi mga lalaki ang nagiba. Yung mga babae. So, tinanong, bakit ginibaan nyo yung, ano, yung ginawa naming patubig para sa inyo. Para hindi nagpapunta 5 kilometers sa ilog. So sabi ng mga babae, sir, natutuwa kami, nilagyan nyo kami. Pero ang tanong, nakalimutan nyo, sir, yung kultura namin. Na kami mga babae, second class citizen sa bahay namin. Ang nawala sa amin yung freedom. Dahil doon sa ilog, sir, pag nandun kami, doon lang kami nakakapagsalita, nakakapag-usap. At yun ang the best moment namin sa araw na yun. Pero again, thank you sa patubig, pero nawala sa amin yung freedom namin. So, I think the survey for high school, kung gusto ba nila na sa senior high, kasi galing ako ng Cebu, sir, ngayon. Yung ibang mga bata sa Cebu, sir, lalo Mandawi, gusto nila sa senior high. So, we might ask, and we have the CHED here, and the DepEd, to do as such, random lang, sir, baka sakasakali, masagot natin at huwag na yung magulang magdesisyon na ikaw lang ang mag-ROTC. But let the children also choose. Yun nga, walang problema dyan, sir. Kaya nga tayo napunta dito sa college. Ulitin ko na lang, mahaba ng discussion na dumaan dito. Kaya tayo napunta dito dahil maraming rason. Ibigay ko sa iyo yung minutes nung meeting para hindi mahaba yung discussion natin. I-present ko sa iyo. But anyway, we'll take in yung gusto mo ng survey. Wait, tanong lang si Chairman De Vera uli. Yung OCTA survey na pinili ng kabataang Pilipino na gusto nila ma-reinstate yung ROTC program. Yung OCTA survey, 68% ba yun o 80%? I think 68% of 68%. The general population. General population. So, but hindi for lang the yung, 18 to 24-year-old, it is more than 80%. 80%. So, ano pong implication nito? Para sa college o para, maliwanag ba dun sa survey? Pang 18, senior high or pang? The 18 to 24-year-old is college-age students. College-age. Because they enter college at 18 years old now. So impliedly, sir, lumalabas na yung mga college-level students. Gusto ROTC? Yung survey kasi, sir, yung age lang, may age bracket dun, sir. But the 16 years old, 17 years old, sir, hindi binigyan. Indeed. That is why if you would like to have this one, parang public rebellion na rin, sir. Kasi ang unang proposal ka, sir, would I remember 2016 or 17, senior high kasi. So, and then ngayon... So, sige lang, sir. Unahin muna natin itong college ngayon. Anyway, senador pa kami after this... Baka magkakaroon naman tayo ng batas na i-cover natin yung senior high school. Unahin muna natin ito. Nahirapan na tayo dito. Tapos babalik naman tayo doon sa senior high school. Unahin muna natin ito. Break it to them gently. Bulatin natin, biglain lahat-lahat. Mr. Chairman, yeah, go ahead, sir. Following the explanation of Chairman De Vera, can we have that OCTA survey results be made part of the records of these proceedings, these committee hearings, to aid the committee in finalizing the committee report, Mr. Chairman? Yes, sir. Secretary De Vera, sir, kung meron kayo, baka pwede mo kami bigyan ng result na yan. I'm looking at my cellphone kasi pinadala na OCTA sa akin yung data. I know that is more than 80%, but I don't know exactly. I think it's about 83 or 84%. For the record, 18 to 24-year-old Filipinos. Yeah, Filipinos. Not particularly students, ha? 18 to 24-year-old Filipinos. Yes. 80% of them. More than 80% want ROTC to be back, to be reinstituted, to be restored. At yung general population? 68% for the general population. For the record of this committee.
Walang distinction po, Mr. Chairman, whether it is in school or out of school youth, basta payag sila lahat ng Pilipino. Yeah, it's a demographic data for 18 yes. to 24. Thank you, Mr. Chair. Thank you for that, sir. Thank you. Mr. Chair, dun lang po sa survey, kung hindi natanong kung senior high o college, hindi rin po natin malalaman kung saan talaga ang preference ng mga bata. Yung nga sir, walang problema. Saka, unahin muna natin ito lagi. Unahin muna natin ito dahil babalik tayo dyan sa senior high. After nito, mapasok natin ito. Unahin muna natin ito dahil dumaan na ito ng mahabang proseso. Mr. Chair, yes, sir. The exact data is 83% for the 18 to 24-year-old support ROTC. 83% for the 18 to 24. Nakakataba ng puso na ang dami palang kabataan ngayon na gustong dumipinsa ng ating bansa. Grabe palang sense of patriotism itong kabataan ngayon. 83%. Case closed. Senator Rubin Padilla, you have the floor. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ako po ay una nagpapasalamat po sa ating mahal na tagapangulo ng committee na ito, Senator Bato de la Rosa. Ito po ang pinakamatigas na senador dito. Napakaganda po ng inyong pagdinig sapagkat dito po sa inyong committee talagang pagdinig ang nangyari. Talagang nakikinig po tayo sa ating mga resource persons natin. At binabati ko din po ang ating bagong doktor na senador, ang Einstein, Dr. Win Gatchalian. Ba po, mabuhay. At sa atin pong tatlo ang doctorate, si Attorney Senator Tolentino. Oo, tatlo po ang doctorate niyan. Abroad pa. Opo. At siyempre po sa lahat po ng ating mga bisita. Ako po ay nagpumilit magsalita at bumulong sa ating tagapangulo bago magtapos ang kanyang hearing. Gusto ko po talagang magsalita lang ng kaunti para sa ating pong mga mahal na kabataan na si Mr. Ken Paulo Gilo at si Mr. Justin Rafael Luis Balani at sa ating pong kadete, si Sir Las Piñas. Opo, mga mahal naming kabataan. Alam niyo po, napakaganda po na kayo po ay napakinggan namin. Lalong-lalo na sapagkat kayo ay may malayang kaisipan. At nakikita namin at naririnig namin kung ano yung mga tumatakbo sa inyong isip po. At lalo na yung init ng inyong mga dugo. Ako po ay gusto ko lang i-share sa inyo, ibahagi sa inyo ang kasaysayan ng ating bansa. Mga anak na lang, itatawag ko sa inyo, makinig kayo sa akin. Alam nyo, ang bansang Pilipinas, hindi pa tayo Pilipinas. Tayo ay sinakop na ng iba't ibang lahi. Galing sa East, galing sa West. Puro tayo depensa. Itong bayan natin, hindi po tayo natapos na makipaglaban. At katunayan, bago pa dumating yung mga pinanood natin kaninang mga hapon, ilang beses tayo nakipagdigmaan. Ang akin pong mungkahi sa inyo, mga anak, huwag nating alisin na maging preparado ang ating mga kabataan sa anuman pwedeng dumating. Sapagkat historically, tayo po'y hindi napahinga sa gera. Marahil sa ngayon, tayo'y napahinga ng ilang taon, pero sa paligid natin, mga anak, nandyan pa rin ang threat. Hindi nawawala. Pag tingnan nyo sa kasaysayan, bawat sino ang naka-powerful na country, lagi tayong sinasakop. Lagi po yan. Pag-aralan ninyo, lahat yan, mga anak, hindi pwedeng hindi kasama ang Pilipinas na sinakop. Bakit? Geographically speaking, mga anak, tayo po ay strategically napakaganda po ng location natin. Sa usapin ng Navy, sa usapin ng Air Force, sa usapin ng lahat ng bagay ng depensa o opensa, ang lokasyon po
ng ating bansa ay napakahalaga. Ano po yung gusto kong tumbukin? Mga anak, sabi nga ni Galvez ng ating secretary ng National Defense, may mga bansang walang gera, pero meron silang mga ganitong mandatory, katulad po ng Switzerland. Sa ilang daang taon, ang Switzerland wala pong gera yan. Yan ay neutral na bansa. Pero pagdating ng 18 years old, ang kanilang mga kalalakihan ay obligadong dumaan sa training. At kanina, napakaganda ng sinabi ng ating kabataan patungkol sa edukasyon. Totoo yun, anak. Kailangan nating bigyan ng edukasyon ang ating mga taong bayan sapagkat ang punot dulo ng pagiging alipin ay yung pagiging mangmang. Hindi pwede nating pabayaan na mangmang ang ating mga kababayan. Alam nyo ba, sa panahon, konti na lang po ito. Opo. Alam nyo ba, mga anak, sa panahon, hindi nga lang tayo parehas, pero ang Cuba, noong panahon lang sila nagkaroon ng revolusyon, ang unang in-encourage ng kanilang leader na si Fidel Castro ay yung tinatawag na kampanya de alfabetización. Ibig sabihin yung kanilang pagharap sa kamangmangan ng tao. Kumuha siya ng mga volunteers na magtuturo doon sa malalayong lugar at doon sa mga syudad na kulang ang kaalaman. Alam niyo ba, mga anak, yung mga volunteers na yan, dumaan muna sa basic military training. Bakit? Bakit kailangan dumaan dun? Kasi sa parte ng pag-organisa. Importante at mahalaga na organisado. Merong sinusunod na ranking. May sinusunod na tinatawag natin umbrella organization. Meron tayong, merong sapat at tamang disiplina. Chain of command. Chain of command. Yan, hindi change of command. Chain of command. Kaya napakahalaga yung anak, hindi natin ito ginagawa para gawing militar ang ating kabataan. Ginagawa natin lang ito para tayo'y magkaroon ng chain of command, para alam natin kung saan natin uumpisahan at kung saan natin tatapusin. At yung sinasabi kong ginawa ng Cuba na yan, sa loob lamang ng ilang taon, 100% anak, nabigyan nila ng literacy ang Cuba. Ngayon, bilang pagtatapos, aking mga mahal kong kababayan, isa lamang po ang paalala ko. Kapag ito po ay ginawa natin, itong ROTC, inshallah, huwag po sana tayong sumailalim sa kanino mang foreign power. Sana tayo po ay maging independent. Hindi po tayo utusan ng kahit na sinong foreign na bansa. At ginagawa po natin ito sa pagdepensa ng ating independensya, ating kalayaan, ating higit sa lahat po. Tayo po ay Pilipino. Yun lamang po, mahal na tagapangulo. Maraming salamat po. Mr. Chair. Thank you. Akala ko sabihin mong no to ICC. Hindi pa. Thank you. Mr. Chair. Saan yung nag-member? Short lang kasi po, short tayo. Lang po, no? Application lang po doon sa pagbabalik tanaw natin sa ating history. Kahit po sa balik pa tayo sa more than that, 'di ba? Sa pinakitang video, matagal na po nating nakita na kapag tayo ay nagsisilbi ay marami talagang forms of service at hindi lang po military. At kailangan po talaga natin ng holistic approach at hindi lang po military approach. And at the end of the day po, no, if nag-undergo man ng military training bago po nagbigay ng literacy program like yung ginagawa ng LTS ngayon, quick reminder lang din po galing sa isang mag-aaral na we don't have the luxury of time. The illusion that we have the luxury of time led to the education crisis that we have right now. It's also a matter of ano po yung kailangan nating unahin. Yung quality defense and quality security na gusto nating ma-achieve ay at risk pa rin po if yung education po ay nasa crisis. Wala pong magandang lipunan kung merong crisis sa ating paaralan. Yan lang po, maraming salamat. Tama ka. Thank you, Mr. Ken Paulo Hilo. Maraming salamat. Again,
wind up na tayo dahil sabi ko kayo na hanggang 12 o'clock lang tayo pero alauna na. You have the floor. Before we wrap up, I think there is still some items about to be presented by Kerner and Kuja. He can just submit the items specifically those related to, but that's 2020 figures, the expenses to be entailed, etc., etc. Submit mo lang sa committee, sir. I will do, sir. Thank you. And then siguro probably if there is time, pwede ba natin ma-upgrade yung 2020 na 2022 man lang o 2023? And then kay Chairman De Vera, you just mentioned one region, Mimaropa. I'm also interested in NCR. And then the process of retweaking. Yung sinabi ko, pag sa Mountain Province, Army tayo. Pag sa Palawan, Navy tayo. Pag sa Clark area tayo, eh siguro Air Force tayo. Pag sa Dinagat Islands, and what's the other province? Biliran. Marines gusto ni Governor Lon. Thank you, Mr. Chairman, for the opportunity again. Thank you, Your Honor, Senator Tolentino. Yung nga, DND, sir, please coordinate kayo ng CHED para dyan sa budget para maganda ang kalalabasan. Hindi pa nakapag-input ang CHED dyan. Tulungan ninyo. Sir, yes, sir Popoy, para mabilis tayo. Mabilisan natin. Yun lang. Yung ibang hindi nakapagsalita, sorry talaga. Sure tayo. Yung submit their position papers. You can just submit your position papers. Nandito yung ating secretariat. Bigyan na lang yung position papers ninyo. Yung hindi nakapagsalita. Ha? Maraming salamat sa inyo lahat. Again, I'm very happy for this final hearing that we are conducting. Sana tuloy-tuloy na ito. And thank you for your participation. Lahat na nagsipagdating at nagsipag-participate sa hearing na ito, lalo-lalo na ito ang ating mga kabataan, sabihin mo man na medyo ayaw nyo sa ROTC, but still, we appreciate yung pinalabas ninyo na stand ninyo. Nakikita namin yung pagmamahal ninyo sa ating bayan. We appreciate your contribution. Sa lahat naman na pro-ROTC, again, thank you very much for your support. Secretary De Vera, sir, Secretary Galvez, Armed Forces of the Philippines, maraming salamat sa inyong mga contribution. So from here, adjourned? Huh? This hearing is finally adjourned. Thank you.